Samahan niyo po akong lahat. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapahintulot niyo po sa amin sa araw na ito upang magsama-sama dito po sa Quezon City Church para po sa pag-aaral ng Salita ng Buhay. Panginoon, dalangin ko po na buksan niyo po ang puso at isip ng mga nakikinig. Nawa, itanim niyo po sa kanilang puso ang interes tungo po sa salita ng Diyos na magdadala sa kanila sa kaligtasan. Hiling ko po, Panginoon, na kayo po ang tumulong sa mga nakikinig. Ipaunawa niyo po ang salita ng Diyos na magdadala sa kanila sa tunay na pagsisisi. At nawa habang pinag-aaralan po namin ang salita ng Diyos, ay magkaroon po sila ng assurance na ang Diyos ay buhay, na ang Biblia ay totoo. Kaya nga po, sama-sama po kaming mag-aaral ng salita ng Diyos. At hiling ko rin po, Panginoon, na tulungan niyo po ang bibig ng mga ngaral, maipangaral lamang po niya ang naayon sa inyong banal na kalooban. Mula po sa simula hanggang sa matapos ang Bible seminar na ito, lubos po kaming aasa at magtitiwala po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Okay, for the first verse, buksan po natin ang ating mga Biblia. Matthew, Gospel of Matthew, chapter 22, verse 29. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, chapter 22, verse 29. Nasa screen po lahat, ipapakita ko. Verse 29, pwede po basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Nagkakamali kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos." Ang bagay pong ito, sinabi ng Panginoong Jesus mahigit 2,000 taon na po ang nakakaraan. Maraming tao noong panahon niya, naniniwala naman sa Diyos, pero marami silang pagkakamali simply because hindi nila alam ang kasulatan. Tayo pong mga Filipino, alam ko naniniwala po kayo sa Diyos. Pakitaas po ang kamay kung naniniwala ka po sa Diyos. Thank you. Pakibaba po. Of course, lahat tayo naniniwala sa Diyos. Pero hindi sapat na maniwala lamang kayo. Many people, dito po sa bansang Pilipinas, naniniwala sa Diyos. Ang problema, hindi nila alam ang banal na kasulatan. Hindi nila alam ang Biblia. Ang Diyos hindi nyo pa po nakikita, maging ako, never ko po siyang nakita. Pero may assurance ako, sigurado ako na may Diyos kasi alam ko ang banal na kasulatan. Bakit namin kayo inimbitahan para nyo rin po malaman ang banal na kasulatan? Dahil kung hindi, kahit naniniwala kayo na may Diyos, maaaring magkaroon din po kayo ng maraming pagkakamali. Mahirap magkamali kung pag-uusapan ay ang Diyos ang buhay na walang hanggan. And that's why we call this one Bible Seminar. 5 araw po tayong magsasama-sama, hindi para sa relihiyon, kundi para sa liksikin, sabi nga kanina, ang banal na kasulatan para hindi tayo magkamali sa Diyos. Alam niyo po, around 7 years na po akong nangangaral. At nakalap ko ang iba't ibang dahilan ng mga tao kung bakit minsan, even though naniniwala sila sa Diyos, ayaw nilang sumama sa ganitong pagtitipon para pag-aralan ng salita ng Diyos. Nilista ko po ang mga dahilan kung bakit ayaw nilang sumama. Meron na po kasi silang tinatawag na preconceived thought. Meron nang naitanim sa kanila, meron na po silang pinaniniwalaan, kaya minsan ayaw na nilang sumama sa pag-aaral ng words of God. At yung iba may mga tanong, pero ayaw po nilang kunin yung sagot, basta nagtatanong lang sila. Unahin ko po yung tinatawag kong mga newcomers o yung mga baguhan. Pag niyaya mo po, makinig ka ng Bible seminar, minsan ito yung mga tanong nila. Wag na kasi, bakit maraming denominasyon? Yung iba po ganito ang sabi sa akin, nagsisimba sila, may kilala po ako pastor nagsisimba, pero ang sama naman ng ugali. Kaya ayaw ko pong maniwala sa mga ganyan, ayaw kong sumama sa mga ganyang pagtitipon. Yung iba, bakit hindi po pinaparusahan pastor yung masasama? Tignan mo lang sa paligid, maraming masama. Kung may Diyos, bakit hinayaan sila? Yung iba, bakit may mayaman? At bakit may mahirap din kung may Diyos? Yung iba, kung may Diyos, bakit may hirap?
May pagdurusa. Kung may Diyos, bakit may impyerno? Hindi ko siya maintindihan. Kung talagang mahal niya ang tao, bakit may impyerno? Yung iba, nakita mo na ba ang Diyos, Pastor? Maniniwala ako pag ipapakita mo po siya sa akin. At yung iba po, okay lang ako. Pabayaan niyo na ako. Anyway, kapag namatay naman ako, hindi ko na yun mararamdaman. Sino ba ang nakaramdam na pagkatapos ng namatay, mayroon bang bumalik sa lupa at nagsabi sa atin na may impyerno talaga? Ganun po yung mga sinasabi ng tao sa akin. Yan ang kadalasang sinasabi ng mga baguhan. Pero maging yung mga nasa church, ito rin po ang kanilang mga pinagsasasabi. Kapag sinabi mo po mag-aral ng Biblia, Christian din po ako, Pastor, okay na po ako. At maring ganyan din po kayo. Maring may mga inaatinan na po kayo. Yung iba may ministry sila sa church, gaya po ng pagkanta sa choir. Yung iba may pananampalataya din daw. Yung iba po, grabe, kaya nilang mag-speaking in tongues. Nakakagawa sila ng himala. Yung iba, nasa puso ko naman ng Diyos, sa tingin ko, sapat na yon. Yung iba, sasabihin sa akin na baptized na po ako, Pastor, naglilingkod ako sa Diyos sa abot ng aking makakaya. Kung sakali po, isa sa binanggit ko, nasa isip nyo ngayon, at nag-aakala kayong sapat na yon, ang sagot po ng Biblia, yung binahagi ko pong talata sa Matthew 22:29, nagkakamali kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya pakiusap ko po, makinig lamang po kayo. Hindi natin pag-uusapan kung may mga relihiyon na po kayo. Ang pakay natin dito, pag-aralan ang salita ng Diyos. Bakit? Pwedeng magkamali ka sa mga iniisip mo tungkol sa Diyos kung wala ka pong alam dito po sa Biblia. Para maintindihan niyo po ang punto ko, may papakita po akong isang picture. Ano po itong nasa picture? Penguin. Marami pong salamat. Kung titingnan ng penguin, may tanong po ako. Yung kanyang leeg at yung paa, mahaba po ba o maikli lang? Maikli lang, tama po. Mahirap po ba? Maikli lang yung leeg at yung paa niya, tama? Sa panlabas na anyo, nagkaroon na kayo kaagad ng conclusion sa inyong sarili. Maikli lang, Pastor, tignan nyo naman. Pero alam nyo po, pag i-x-ray natin ang penguin, ito po ang kanyang x-ray. Mahaba po ang kanyang leeg at mahaba rin po ang kanyang paa. Ano po ang punto ko dito? Parang ganun. May mga isip na tayo tungkol sa Diyos, pero panlabas lang, base sa mga narinig natin, nakagisnan natin. Kaya ayaw nating saliksikin. Gaya po sa penguin, nagkamali kayo kaagad. Pag ihimay-himayin natin at i-x-ray natin, makikita natin, mahaba pala talaga yung leeg at paa ng penguin. Anong ibig ko pong sabihin? Ganun din po sa Diyos. Huwag kayong umasa sa sarili niyong mga iniisip at mga opinyon. Kailangan saliksikin po natin ang salita ng Diyos. Para hindi po kayo magkamali tungkol po sa Diyos. This is the purpose kung bakit namin kayo inimbitahan. John 5 verse 39. Babasahin ko po. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon na mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Just like yung pong penguin, kapag tinignan mo po sa x-ray, makikita mo ang talagang anyo ng kanyang katawan. Ganun din po. Para maunawaan nyo ang Diyos, kailangan din nating himayin, saliksikin ang Biblia. Dahil kung hindi, maaaring magkamali kayo tungkol po sa Diyos. Kaya 5 days po tayong magsasama-sama, para saan? Unahan ko na po kayo, hindi namin kayo nire-recruit, mga kababayan. Kaya huwag kayong matakot, hindi namin kayo babautismuhan dito, hindi ko kayo itutumba-tumba. Okay? Naramdaman ko rin po yan nung ako po ang newcomer 12 years ago. Kinakabahan po ako, kasi iniisip ko baka kung anong gawin nila sa akin. Na-experience ko, kaya pwede ko pong i-explain sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Magsasaliksik tayo ng mga kasulatan, ito pong Biblia, at ang layunin po natin para nyo matanggap ang buhay na walang hanggan. Yung choir kanina, kinanta po nila ang salita ng
buhay. Kapag sinabi mo nating buhay na walang hanggan, salita ng buhay, nagpapatungkol po ito sa kaligtasan. Baka sabihin nyo, wow, ang yabang nyo, kayo lang ang ligtas, ako hindi. Ganon din po ako mag-isip noon. Ang yayabang nila, sila lang daw ang ligtas. Pero alam nyo po, sumama rin po ako sa Bible Seminar at dahil doon, nung nasaliksik ko rin po ang Biblia sa pamamagitan ng pakikinig ng gaya nito ng Bible Seminar, naintindihan ko po ang Diyos, naunawaan ko po ang Biblia, kaya nagkaroon po ako ng buhay na walang hanggan. Kaya ang purpose natin dito, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos ng 5 araw para po kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Habang nakikinig kayo, mauunawaan niyo po ang bagay na ito. Kaya mahalaga, huwag tayong magkamali, especially sa words of God. Marami pong tao nasa church na. Naniniwala sa Diyos. Pero mayroon po akong ipapakita na talata sa inyo na nakakatakot. Kahit nasa church na po kayo, kahit 20 years, 50 years ka na pong dumadalo sa mga simbahan, may isa pong babala ang Biblia sa mga nagsasabing kilala nila ang Diyos at naniniwala rin sila sa Diyos. Ibahagi ko po Matthew chapter 7, verse 21. Mula verse 21 hanggang 23, babasahin ko po para sa inyo, pwede nyo pong basahin sa mata, nakikita sa screen. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Dito po, may mga tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Sino sila? We call them believers. Nananampalataya sila sa Diyos, nasa church sila. Pero sabi dito, hindi lahat. Bakit? Verse 22, dumating yung time na kahit nag-church sila na masigasig, humarap sila sa Diyos pagkamatay nila. Verse 22, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin. Ito ang sinumbat nila sa Diyos. Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Yan po ang sumbat nila, sinabi nila sa Diyos. Pwede po, basahin natin yung 23, sabay-sabay, 3, 2, 1. At kung magkagayon ay ipinahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Nasyak po sila. Kahit na napakatagal sa church, nagsimba-simba, ang problema, nung namatay sila, humarap sila sa Diyos, sabi ng Diyos sa kanila, I never knew you. Hindi kita kilala kailanman. Anong ibig sabihin nito? Kilala ng Diyos ang lahat. Pero ang ibig sabihin ng pagkakilala dito, wala silang tunay na relasyon sa Diyos. Paano po magsisimula ang relasyon? Dapat makilala natin siya. Paano natin makikilala ang Diyos? Ang isang paraan sa pamamagitan po ng Biblia. Kaya mahalaga ang pananampalataya para makita niyo po yung Diyos. Pero may proseso. Saan ba nang gagaling ang pananampalataya? Alam niyo po ba? Sa nakagisnan ba? Sa sigasig mo ba? Saan nang gagaling ang pananampalataya? Ang sagot, of course, nasa Biblia. Tingnan din po natin. Romans chapter 10, verse 17. Babasahin ko po. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Minsan may nagtatanong sa akin, Pastor, napanood ko po ang iyong Bible Seminar sa YouTube. Pero Pastor, paano ka nakakasiguro na yung interpretation mo sa words of God ay tama? Ano po ang sagot ko? Hindi ako nag-i-interpret. Ang Biblia ang nag-i-explain ng kanyang sarili. Kaya ngayon po, wala akong interpretation dito. Bubuin ko po ang malaking puzzle sa harap po ninyo para makita nyo ang whole picture ng Diyos. Kung ano po ang mensahe na gusto niyang ibigay sa inyo. Kaya ang Bible Seminar na ito, wala po akong interpretation dito. Lahat ipapakita ko po nasa Biblia. Kaya maya't maya makikita nyo po, tignan natin sa Biblia, pinapakita ko po lahat para po safe tayo. Ang mahalaga po ito, makinig po kayo at ang pakikinggan nyo ay ang salita ni Kristo. Ano po itong salita ni Kristo? Biblia. Kaya ang tunay na pananampalataya manggagaling sa pakikinig. Ano ang pakikinggan? Salita ni
Kristo. Kaya ang pananampalatayang kinikilala ng Diyos, yung pong pananampalatayang nakaangkla sa Biblia. Kaya po tayo magba-Bible seminar. Kasi alam ko po, sasabihin niyo sa akin, may pananampalataya rin po ako, Pastor. Naniniwala rin po ako, Pastor. Pero mayroon pong pananampalataya o paniniwala na hindi magdadala sa inyo sa langit. May paniniwala o pananampalataya kasi na peke o mali. Kaya paano tayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya? Dapat ang pananampalatayang yon galing po sa Biblia. Kasi ang Biblia, proven and tested na totoo. Kung alam mo ang totoo, natural kang maniniwala. Tama po? Kaya lang ito po ang problema. Maraming Filipino naniniwala sa isang bagay na hindi naman nila alam. Tinatawag ko yon blind acceptance. Marahilig tayo sa mga pamahiin o mga nakagisnang mga bagay. Example po yung mga nanay. Lumaki po ako sa probinsya, may mga nanay na never nilang dinadala ang kanilang mga anak sa ospital. Kasi meron po silang isang formula, isang gamot na gagamutin niya lahat. Alam niyo po yon? Vicks Vaporub. Masakit ang ulo mo anak, Vicks lang yan. Meron kang sipon, Vicks lang yan. May pneumonia ka, lagyan mo ng Vicks yung paa mo, lagyan mo ng socks, lalabas na yung pneumonia. Mamaya wala na yan. Kaya never po akong na-ospital nung bata. May ganun tayong mga paniniwala, pero totoo ba yung Vicks na gagamot niya lahat? Hindi po. Dahil sa anghang, nagmumagaling ka na lang po. Kasi si nanay, kung saan-saan niya nilalagay yung Vicks, Vaporub. Marami tayong pinaniniwalaan na walang basihan. Example po, kapag may aso raw, para hindi kakagatin, umupo ka. Tama? Ito po mas mabisa po na pamamaraan. Para hindi ka raw kagatin, kagatin mo ang dila, muunahan mo na. Tinry ko rin po, pero tumatahol pa rin. Pero naniniwala, lumaki na po ako, high school na, naniniwala pa rin po ako sa ganon. Ganon din po tungkol sa Biblia, sa Diyos. Marami na kayong narinig tungkol sa Diyos, pero kung wala kayong alam sa Biblia, mahirap masabi na ang pananampalataya mo ay tama. Kaya ngayon, kung talagang naghahanap kayo, may proseso ng paghahanap sa Diyos. Okay? Mahalaga po ang inyong puso. Ito ang request ko. Habang nakikinig po kayo ng Bible seminar, ang request ko, yung puso sana, ready siya. Kaya mahalaga na nire-request nyo, dinadalangin nyo sa Diyos na tulungan po kayo. Para maunawaan nyo po ang ituturo ko, mahalaga ang puso. Jeremiah 29 verse 13. Kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Yes. Mahalaga, hanapin natin ang Diyos ng buong puso. Ngayon, paano yung proseso ng paghahanap? Nung bata ako, lagi akong napapagalitan ng nanay ko. Kasi pag may hinahanap na ako, puro ako salita. Nay, nasaan na yung sapatos? Dito ko lang nalagay yun kahapon eh. Anong sasabihin ng nanay ko? Kapag may gusto kang hanapin, anak, gamitin mo ang mata, hindi yung bibig. Ganon din po sa Diyos. Ngayon, para mahanap natin ang Diyos, gamitin ang mata, tignan nyo ang mga talata. Makinig kayo sa mga naunang nakakilala na sa Diyos. Ako po ang mangangaral. Meron na akong experience, alam ko na po yung sinasabi ng Biblia, makinig kayo sa akin. Later na lang, yung pagsasalita. Kasi hindi mo talaga mahahanap ang hinahanap mo kung puro ka lang salita. Ano po yung mga salitang yon? Yun po yung mga pinakita ko pong mga dahilan ng mga tao. Isa lang naman ang Diyos, Pastor. Iba-iba lang tayo ng paraan. Okay na ako dito. Huwag nyo na akong pakialaman. Huwag po. Dapat makinig ka, dapat tignan mo, at habang nakikinig po kayo, i-check nyo po ang inyong sarili. Talaga bang naghahanap ako sa Diyos? Kung naghahanap talaga kayo, ituturo at bubuksan ng Diyos ang puso nyo at madali nyong maiintindihan ang aking mga ituturo. Kaya mahalaga po yung puso. Ang sisidlan ng words of God na ipapangaral ko po ngayon ay sa puso po ninyo. Posible po, makikinig kayo sa akin ng 2 hours,
After listening, tatanungin ko kayo, walang natira. Ano po ang dahilan? Hindi pa ready ang puso. Kaya I'm sure ang mga taga Quezon City Church, pinag-pray po kayong mabuti. Bago po kayo dalhin dito, hindi nyo lang po alam, nanalangin kami, nanalangin sila para po sa inyo. Kaya ang request ko po, especially sa mga baguhan, please listen carefully with your heart. Pwede po ba? Oo, hindi. Pwede po? Okay. Mahalaga po ang ating puso. Kaya simulan po natin ang session number one. Ang session number one po ay patungkol sa mga mahalagang tanong sa ating buhay. Para natin makuha yung sagot, magtanong tayo. Alam ko naniniwala kayo sa Diyos at alam ko marami kayong tanong tungkol sa Diyos. At ang Biblia narito, sasagutin niya lahat ng ating mga katanungan. Apat na mahalagang tanong ang pag-aaralan natin ngayong gabi. First, tungkol sa Diyos. Tanong tungkol sa Biblia. Tanong tungkol sa buhay. Tanong tungkol sa Espiritu. Meron ba talagang Diyos? Yan po yung number one. Does God really exist? Kung meron talagang Diyos, paano siya makikilala? Ano ba yung Biblia? Totoo ba talaga ito? Ano ba yung buhay natin? Bakit tayo nabubuhay? Meron ba talagang Espiritu? O ito po yung, meron bang buhay pagkatapos nating mamatay? Pagkatapos ba ng lupa, meron bang espiritual na mundo? Lahat yan ay sasagutin ngayon pong first session. Kaya unahin po natin, does God really exist? Ito ang mga nakalap kong tanong at sasagutin ko po. Ito yung approach ng Bible seminar ko kasi ito rin po yung mga tanong ko nung ako po ang nandyan na nakikinig. Experience ko rin po ito sa mga taong nakakausap ko through counseling. Kaya ito po yung mga karaniwang tanong, especially ng mga baguhan. Kung may Diyos, bakit hindi siya nakikita? Diba? Sa ibang mayayaman na bansa, ito lagi ang sinasabi. Sige, maniniwala ako sa Diyos na sinasabi mo. Ipakita mo muna siya sa akin. Pero ito po ang sagot, hindi niyo makikita ang Diyos. Nasa Biblia ang sagot. Sa John 4:24, ang Diyos kasi ay Espiritu. I-define natin, ano ngayon ang Espiritu? Luke 24:39, ang isang Espiritu'y walang laman at mga buto. Ang tao may laman, may buto, ito nakikita nyo ngayon. Sabi dito, ang Espiritu walang laman, walang buto, kaya hindi po nyo makikita. Kaya I'm sorry po sa mga nagsasabi, Pastor, ipakita mo nga yung Diyos sa akin. Hindi ko po maipapakita ngayon kasi Espiritu po siya, pero may paraan. Gusto niyong makita? Kung mabuksan yung bintana, itulak lang kita. Pag namatay ka, dun mo makikita ang Diyos. Kasi ang kamatayan po, paghihiwalay ng katawan mo at Espiritu, ang Diyos ay Espiritu, dun mo lang siya makikita once na namatay ka na. Kaya mag-ingat po kayo sa inyong prayer. Noon po, pag marami akong problema, ito ang prayer ko, naintindihan ko na mali pala. Kasi nagpipray din po ako, Panginoon, magpakita ka sa akin. Parang nagpray pala ako noon, Panginoon, mamatay na nga ako. Kikinabahan po ako nung nalaman ko po yung Biblia. Sabi ko, mali pala yung prayer ko. You can only see God kapag namatay na po tayo. Pero may paraan para makita siya. Ang isang paraan sa pamamagitan po ng Biblia. Kaya sana clear, hindi nakikita ang Diyos. Bakit po? Dahil ang Diyos ay? Thank you so much. Next. Hindi natin makikita ang Diyos kasi according po sa science, 78% ng mga bagay-bagay, actually, hindi nakikita. Pero nariyan sila, nag-i-exist po sila. 22% lang ang nakikita po natin. Yan po yung sa science. And at the same time, ang mata natin, imperfect po yan. Kaya hindi natin pwedeng makita ang Diyos. Para maintindihan nyo, may ipapakita po ako. Ano pong kulay nito? Yellow. Ito po. Ito po. Ito po. May blue na. Kita nyo? Isa pa lang yun. Blue-red. Blue-red. See? Bakit nagsabi yung iba na blue? Kasi mas mabilis yung recognition ng utak natin sa mga letters kaysa sa color. Tawag natin dito Stroop test. Bakit ko pinakita? Ganyan nadadaya ang ating mata. Kaya never nyo pong makikita ang Diyos sa pamamagitan ng matang yan. Okay? Wag na, tama na. Next.
may Diyos, sino ang gumawa sa kanya? Usually, narinig ko ito sa isang university student. If there's God, then, Pastor, who created God? Yan ang tanong niya sa akin. Pero alam niyo po lahat, may sagot ang Biblia. Ito ang sinagot ko sa kanya, galing rin po sa Biblia. Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang Diyos wala pong gumawa sa kanya. Kung may gumawa sa kanya, hindi siya pwedeng maging Diyos. Ang Diyos na gusto kong makilala nyo, Diyos na makapangyarihan, lumikha sa lahat, na hindi kayang arukin ng ating isip. Yun ang Diyos na dapat nyong makilala. Hindi yung Diyos na gawa-gawa ng isip natin. Ang Diyos ang gumawa sa inyo at never nyo po siyang fully na mauunawaan. Naintindihan nyo? Pero ito po yung punto. Siya ang gumawa ng lahat, kaya never na may gagawa sa Kanya. Kaya nga ang tawag natin sa Kanya, Creator. Sa Tagalog, may nalang, may kapal. Kaya walang gumawa sa Diyos. Next, kung may Diyos, ito po yung isang magandang tanong, bakit may hirap at pagdurusa? Ako rin po. Lumaki po ako sa hirap. Relihiyoso yung mga magulang ko. At habang lumalaki dahil sa hirap, ito po yung lagi kong tanong nung bata ko. Kung may Diyos, bakit mahirap kami? Yung mga kaklase ko kasi medyo magaganda yung bahay. Samantalang yung bahay namin, malapit na pong mag-iba. Kay bata pa lang ako, mag-aaral akong mabuti. Pero ang nasa isip ko, kung may Diyos talaga, bakit ganito? Bakit may hirap at pagdurusa? Kailan ko ito nakuunan yung sagot? When I was 26 years old. Yun din po yung araw o yung taon na nakinig po ako diyan. Ano po ang sagot? Nasa Biblia po uli. Ito ang sagot kung bakit may mga hirap at pagdurusa. Para mapanatiling gising ang inyong diwa, kayo po ang bumasa, Matthew 11:28. 3, 2, 1. Kung ikaw po, halimbawa anak ng milyonaryo, pero naglayas ka, bata ka pa naglayas ka, mai-enjoy mo ba yung kayamanan ng tatay mo? Hindi. Hindi. Lalaki ka bang mayaman o pulubi? Pulubi. Bakit lumaki kang pulubi e milyonaryo yung tatay mo? Ito po ay dahil naglayas ka. Ganun din po dito. Bakit may hirap at pagdurusa? Dahil ang mga tao, tinalikuran nila ang Diyos. And as a result, maraming hirap at pagdurusa. Yan po ang kwentong sinasabi ng Biblia. Bukas ipapaliwanag ko, nagsimula ito kay Adan at saka kay Eva. Naghimagsik sila sa Diyos, tinalikuran nila ang Diyos. Dumami ang tao, as a result ng pagtalikod nila sa Diyos, ano po yung resulta? Hirap at pagdurusa. Dumating po ang kasalanan. Nung nagkasala sila, tumubo ang dawag at mga tinik sa lupa. Kaya nagsimula na po silang naghirap. Bakit? Tinalikuran nila ang Diyos. Bakit ganito ang buhay natin? Sa kanto may adi. Alam niyo po bang dahilan? Kung may Diyos yun at may relasyon siya, hindi siya adi. Bakit may mamamatay tao, may prostitute, may mga politiko na parang mabait pero masama? Bakit ganun ang buhay sa mundo? Bakit maraming hirap at pagdurusa? Bakit maraming kasamaan? Ang dahilan, tinalikuran ng tao ang Diyos. Kaya araw-araw, ito po ang paanyaya ng Diyos. Lumapit kayo sa akin. Alam ko po, may nag-invite sa inyo. Maari, mama mo, papa mo, best friend mo, katrabaho mo. Pero alam niyo po ba, hindi sila talaga ang nag-invite sa inyo. Sino po ang nag-invite sa inyo? Hindi rin po ako. Ang nag-invite sa inyo, ang Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos dito sa Biblia, lumapit kayo sa akin kasi alam ko, hirap na hirap kayo at nagdurusa. At kapag lalapit kayo sa akin, panghawakan niyo po ang pangakong ito, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero huwag kayong manerbiyos kasi minsan may mga tao, kapahingahan, baka mamatay naman ako niyan. Ay, ibang kapahingahan po ito. Huwag niyo pong isipin. Minsan naririnig ko pa, hindi ko alam bakit, ano ba yun, tumutuktok. Huwag naman sana. Bibigyan natin tayong kapahingahan, mamatay na tayo. Hindi ho. Kapahingahan po ito spiritually at matatanggap niyo po ito kung tatapusin niyo po ang Bible seminar.
Kaya ito po yung dahilan kung bakit maraming hirap at pagdurusa, tinalikuran ng tao ang Diyos. At itong week na ito, time nyo po, maring ito na yung itinakda ng Diyos para kayo makabalik sa Kanya. Ang Diyos nariyan niyang with wide arms open. Please come. Lapit kayo sa akin. Kaya kailangan ng partisipasyon po ninyo. Inaakay namin kayo. Tuturuan ko kayo. Yung mga brothers and sisters, dadalhin ko kayo, po kayo dito. Pero kailangan po, dalhin nyo ang puso nyo dito araw-araw habang nakikinig. At sana po ang nasa puso nyo, sige nga, wala namang mawawala, pakikinggan ko ang ipapangaral nila sa akin dito sa Quezon City Church. Wala pong mawawala. Meron kang ang makukuha pagkatapos mo po na mag-Bible seminar. Kaya sana, makalapit kayo uli sa Diyos. Next question. Kung may Diyos, bakit nagtatagumpay yung mga masasama? Kung sino pa yung masama, matagal mabuhay. Sabi nila, di ba? Masamang damo yan. 80 na, tignan mo. Pero yung kapitbahay natin, ang bait-bait, patay na. Kayong iba, ayaw mamatay ka agad kayo nagpapaka, sama po sila. Naririnig ko po yan. Alam mo, binaril na nga buhay pa rin. Masamang damo kasi eh. Yes. Kaya bakit ganun? Bakit nagtatagumpay ang masama? You can find all the answers dito po sa Biblia. Ito po ang sagot. Ecclesiastes 8:11. Parang hindi sila napaparusahan. Parang nagtatagumpay pa. Sabi ni King Solomon, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa, kaya't ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan. Dahil wala pang paghahatol ng Diyos, parusa, kaya yung mga tao, nagpapakasama pa. At kapag nakikita mo, parang nabibless pa sila. Pero ito po yun, tandaan nyo, hindi pa isinasagawa ng Diyos ang kanyang hatol. Bakit? Kung ngayon na, lahat ng tao mauubos. Bakit hindi niya agad isinasagawa ang hatol? Dahil po sa verse na ito. Gawa 17:30-31. Dahil ang Diyos, nagtitiis siya at naghihintay siya na magsisi ang tao. Kung walang pagsisisi, ito po yung warning. Itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulang ang sanlibutan ayon sa katwiran. May isang araw ng paghuhukom. Kaya ang Diyos, dahil pag-ibig siya at matiisin, bagaman masasama ang mga tao, araw-araw lang siyang naghihintay, sana dumating yung time, magsisi ang taong ito at bumalik siya sa akin. Pero hindi po yun magtatagal, mauubos din po yung pagtitiis ng Diyos, nagtakda na po siya ng isang araw. Kaya habang may panahon, sana po lumapit na kayo sa Kanya. Hindi lahat, nariyan ang panahon o pagkakataon. Pwedeng maubos po ito. At yung iba sa inyo, baka ito na po yung last chance na binibigay sa inyo ng Diyos, itong week na ito. Kaya makikiusap po akong mabuti. Kung pwede lang buksan ang puso namin at masabi sa inyo kung gaano namin nananais, ninanais na maligtas kayo, na maintindihan nyo ang Biblia, gagawin namin. Pero ito po, sa Bible seminar namin ipapakita ang proseso. Kaya wag na pong magmatigas. Alam ko po may mga kanya-kanya kayong ideya. Itapon muna ninyo yon, makinig lamang po kayo sa words of God. Kaya, wala pang paghahatol ngayon. Kasi, matiisin at matyaga ang Diyos para po sa lahat. Kaya ngayon, kung may Diyos, ang tanong, paano natin siya makikita? May paraan po para makita o makilala ang Diyos. Ito po yung mga paraan. 5 ways according po sa Biblia. Makikilala natin ang Diyos, number 1, through creation. Number 2, through the Bible. Number 3, sa pamamagitan ng Spirit, kasi may Spirito po tayo. Number 4, through Israel. Ipapaliwanag ko po yan, bukas at sa Miyerkules. At makikilala natin ang Diyos, 2,000 years ago, nagkatawang tao siya, ang pangalan niya, ang tawag natin sa Kanya, Panginoong Hesukristo. Kasi sa pamamagitan ng 5 pamamaraan na ito, makikilala natin ang Diyos. Tignan natin ang number 1, through creation. Para makilala nyo ang Diyos, tignan nyo lang po ang mga ginawa niya. Uumpisan ko pong ipapakita sa inyo sa itaas sa kalawakan hanggang makababa tayo, hanggang sa marating natin ang mga tao. Kaya first thing na dapat nyong malaman para makilala ang Diyos, dapat tignan nyo ang mga nilikha ng Diyos. Romans chapter 1 verse 20.
Ito rin po ang pinangaral ni Pablo sa mga taga-Roma. Inexplain niya kung paano makikilala yung Diyos. Sabi niya, Romans 1:20, babasahin ko po. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Yun pong Diyos, bagaman hindi nakikita. Gaya ng sinabi ko, hindi mo makikita ang Diyos. Pero, sabi ng talata, pwede po siyang makilala o makita paano sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Sa English, tawag natin yan creation. Simple lang po. Ito ba, nahulog mula sa langit, biglang lumitaw dito? Hindi po. May gumawa nito. Start, yung pong screen. Maaari, kumpanyang Start yung gumawa. Itong aking laptop, Lenovo. Kaya ginawa yan ng Lenovo. Meron po akong cellphone, Samsung. Hindi po ito nahulog lang sa langit. May gumawa nito. Kaya makikilala natin yung Diyos na hindi natin nakikita gamit ang kanyang mga ginawa. Ito ang creation ng Diyos. Isa-isahin natin. Look at the universe. Okay? Sa langit, tignan nyo. Kapag hindi maulan, maraming mga bituin, nag-aral tayong lahat, yun pong solar system. Sa tingin nyo, nagkataon lang ba yun? Imposible po. Ang ganda po ng pagkaka-arrange ng lahat-lahat, hindi po yan basa-basang lumitaw lang. Pero maraming tao, sabi nila, nagkataon lang yan. Meron silang paniniwala na Big Bang Theory, sumabo, ganda, eto na, kaboom, eto na tayo. Sa mga taong ganon, ang pag-iisip na nagkataon lamang ang lahat, ganito po, ilalarawan ko po yung nasa isip nyo. Parang ganito ka po mag-isip. Sabihin nyo sa akin kung posibleng mangyari po itong video na ipapakita ko. Posible yon? Nahulog po, shoot. Probability, imposible po, tama? Kaya hindi pwedeng nagkataon lamang ang mga bagay. Kung sasabihin nyo yung nasa taas ay nagkataon lang, ganun kayo mag-isip. Napaka-imposibleng mangyari yun na may ipo-ipo, nasira yung bahay, sabay, bigla bumalik. Eksakto. Hindi po yun posible. Ganon din po sa langit, may nag-design yan, yung universe, mayroon pong architect behind. Sino po yun? Walang iba, yung Diyos na sinasabi ng Biblia. Katignan po natin. Sabi sa awit 19 verse 1, kapag titignan mo ang langit, sabi dito ng mga awit, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan, at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Kaya kung titignan daw natin yung kalawakan, makikita natin ang kamay ng Diyos. Siya ang nag-architect. Siya ang gumawa nito. Siya ang nagplano nito. Tignan nyo po, ito po ang speed natin sa outer space ngayon. 1,660 kilometer per hour. Yan po yung rotation niya. Ang revolution po ng Earth, 108,000 kilometer per hour. You could just imagine, yung mga marunong mag-drive, sa Skyway po, 100 or 120, gumagano na po yung manubela. 120 kilometers per hour lang po. Pero tignan nyo po, ang Earth's speed of revolution, 108,000 kilometers per hour. Mai-imagine nyo po? Tanong ko, kung ganyan ang speed natin sa kalawakan, bakit walang nangyayari sa atin? Sana nagdalsikan na tayo. Di ba? Ang bilis po niyan. Bakit parang hindi tayo gumaganon? Dahil po, may Diyos. Protektado niya. Okay? Nakadesign po ang Earth sa ganon. Kaya walang nangyayari sa atin. Ano pa? Punta tayo sa Earth. Okay? Ito pong mundo na tinitirhan po natin. Wala pang modern science na isulat na sa Biblia yung sukat na yan
150 million kilometers ang layo po ng ating Earth mula po sa araw. Sa Book of Job, ang Book of Job ay sinulat po 1,500 BC. Gaano katagal? Gaano kahaba yung panahon? Mula ngayon, 3,500 years ago, nasa Biblia na. Sabi ni Job, ang nagpasya ng sukat ng distansyang yan ay walang iba kundi ang Diyos. Job 38 verse 5, sinong nagpasya ng mga sukat niyon, tiyak alam mo, o sinong nagunat ng panukat sa ibabaw nito? Hindi po yan nagkataon na 150 million kilometers away yung ating Earth sa araw. Ito po ay nilagay ng Diyos para tayo mabuhay. Imagine nyo po kung lalapit po yan sa araw, masusunog tayong lahat. Kung lalayo yan sa araw, anong mangyayari sa inyo? Magiging yelo po tayong lahat. Dito, bakit ko pinapakita yung mga verse na ito? Para maniwala kayo, totoong may Diyos. Ito ang unang proseso. Dapat makilala nyo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Hindi ito nagkataon. Nasa Biblia na yan. Ako po nung nakaupo dyan, nagulat ako, wow. Sa panahong yun, wala pang modern science pero alam na ni Job. Bakit alam ni Job? Dahil sinabi ng Diyos dito po sa Biblia. Ano pa? Earth floating in space. Nung unang panahon, hindi ito alam ng tao. Akala nila ang Earth ay flat lang. Kaya takot silang maglayag paalis sa Pacific Ocean. Kasi isip ng mga tao noon, mahuhulog sila. May mentality ang mga unang tao noon na ang Earth ay parang dish, parang yung biscuit dati o yung CD na flat lang at mahuhulog ka. Pero ito po, Earth floating in space, na i-record na po sa Job uli, sa 26 verse 7. Sabi niya dito, ibinibitin ang daigdig sa kawalan, nakalutang nakabitin. Sinong nagsabi kay Job? Of course, ang Diyos, pinasulat ng Diyos kay Job dito po sa Biblia. And yet, yung katotohanan ito noong 1961 lang, napatunayan. Nung si Yuri Gagarin, dinala sa outer space, siya po ang unang nakakita, wow, oo nga, nakabitin ang Earth sa kawalan. Nakalutang. Kita nyo? Pero nahisulat 1,500 BC, napatunayan April 12, 1961. Ano pa? Yung Earth below. Nasa Biblia na rin po yan. Isaiah 40 verse 22, sa English version, mas madaling maintindihan. It is He who sits above the circle of the earth. Below. Hindi ito alam ng tao nung wala pang modern science, pero nandito na po sa Biblia. Ang Book of Isaiah around 740 BC na isulat, and then nung naglayag sila Christopher Columbus, kilala niyo si Ferdinand Magellan, nung na-circumnavigate po nila ang mundo, naintindihan nila, the earth is spherical. Yung ating mundo ay below. Okay? During the time of Renaissance, yung mataas na paglago ng kaalaman, na-discovery ito. Pero nasa Book of Isaiah na po lahat. Bakit ko po pinapakita? Sana makita niyo ang punto ko. Pinapakilala ko po yung Diyos sa inyo. Ito po yung Diyos, dahil siya ang lumikha ng lahat, ini-explain niya lahat, isa-isa dito po sa Biblia. Yan ang proseso ng tamang pagkakilala sa Diyos. Eto pa, ano po ang isang pinakamahalagang bagay dito sa mundo para mag-exist tayo? Water. Kung wala ang tubig, imposibleng mabuhay. At alam niyo ba sa Biblia, mayroon pong proportion ng tubig na itinakda ang Diyos para tayo mabuhay. Job 28:25. Kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Sa English po, apportion or allocate. Ito pong 70% water ay design yan ng Diyos sa mundong ito para manatili tayong buhay. At amazing po, sinabi ni Job, mayroon pong apportion or allocation ang tubig. Sa isa pang talata sa Isaiah 40 verse 12, sino ang tumakal? Na-measure na po ng Diyos ang tubig sa palad niya, inilagay niya, idinisign niya sa mundong ito para tayong lahat mabuhay. And I discovered, yung allocation po ng tubig sa earth ay pareho ng allocation ng
tubig sa katawan po natin. Alam niyo po ba kung ilang percentage yung tubig sa katawan natin? Same, 70%. Mahalaga po ito kasi water is life. Para mamanatili, nandyan sa Biblia, ini-explain ng Diyos. Siya ang author ng life. Kaya, kung hindi niya masusunod yung 70%, mamamatay tayong lahat. Sa katawan natin, halimbawa po, naging 69% na lang yung tubig sa katawan mo, anong mangyayari sa'yo? Uhaw ka. Okay? Kapag 68% na lang, minus 2% dun sa 70, anong mararamdaman mo? Tinatrangkaso ka na. Kaya anong sabi ng mga doktor? Inom ka lagi ng tubig. Halimbawa po, na-reach mo ang 67% or 3% less noong 70. Kung 3% lang ng tubig ang wala sa katawan mo, anong mangyayari sa'yo? Hindi kita malilimutan. Mamatay ka na. Look at this amazing thing dito po sa Biblia. That 70% kailangang manatili sa mundong ito, sa earth at sa katawan mo. Ganyan nakadesign ang Diyos. Alam niya lahat, kaya ko pinapakita para ma-amaze kayo. Nasa Biblia, kasi manual po ito. Makikilala mo ang Diyos gamit ang Bibliyang ito. Ako rin po noon, naniniwala ko sa Diyos. Ganun lang, naniniwala ka ba sa Diyos? Opo. Paano? Eh, basta. Hindi ganun. Habang nakikinig ako ng ganitong Bible seminar, ay oo nga. Papakita ko po. Ganito po dinesign ng Diyos, kaya kailangan ma-maintain ng 70% na tubig sa mundong ito. Paano? Kaya papasok yun pong konsepto ng water cycle. Kung walang water cycle, mamamatay po tayo. Alam nyo ba detalyado ang water cycle sa Biblia? Isa-isahin po natin. Alam natin yun, di ba? Evaporation, magiging ulap, condensation. Kapag mabigat na, precipitation, malalaglag na. And then magkakaroon ng collection. Lahat niya na proseso na sa Biblia. Inisa-isa ko po na i-research at ito po, nahanap ko lahat. Sa Job 36 verse 27, sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailan lang, kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan. Pinapailan lang, yan po yung evaporation. Tama? Next, condensation na sa Biblia. Job 37 verse 16, alam mo ba ang pagtitimbang sa mga ulap? Kabibigat na yan. Time will come, pag mabigat na, babagsak na yan. Ecclesiastes 11 verse 3, kung puno ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. Precipitation. Isa pa, Job 36:28, na ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. Eto ngayon, minsan ayaw nating malakas ang ulan. It's for you. Ayaw natin ang baha. Pero para rin yun sa atin. Nasa Biblia po yan. Bakit? Kapag malakas ang ulan, yun ang way ng Diyos para i-collect lahat ng basura natin, dumi, dadalhin niya yun sa dagat. At yung dagat naman ang lilinis uli sa tubig na yun. Alam niyo po ba? Ganyan kahalaga na malaman niyo ang Biblia kasi ang Diyos dinesign niya lahat. Kaya dito po sa Ecclesiastes 1:7, pagkatapos ng ulan, lahat ng tubig at mga dumi pupunta sa mga ilog. Sabi ni King Solomon, Ecclesiastes 1:7, lahat ng ilog ay sa dagat nagtutungo. Totoo po ito. Doon ang exit nila sa dagat. Ngunit ang dagat ay hindi napupuno. Sa dakong inaagusan ng ilog, doon ay muli silang umaagos. Kaya dadalhin ng Diyos lahat ng mga basura, kung ano-ano man sa dagat. Bakit? Kaya maalat ang dagat. May kakayahan siyang linisin ng tubig. Nasa Job 14:19 din po yan. Inaagnas ng tubig ang mga bato, tinatangay ng bahanyo ng mga alabok sa lupa. Sa English version, mas madaling maintindihan, siya ang parang it cleanses. Nililinis niya lahat-lahat. Kaya maalat po yung dagat. Naintindihan po ninyo? Ganyan ginagawa ng Diyos ang water cycle. Para kanino? Para sa atin, para manatilo tayong buhay. Kapag pag-iisipan niyo po lahat ng sinasabi ko, this is science. Pero ito po ay nasa Biblia. Ano pong punto ko? Lahat nasa Biblia po. Pag-aralan lang natin at malalaman niyo kung paano ginagawa ng Diyos ang
lahat-lahat. Pero at the end of the day, ito po ay para po sa atin. Ang water cycle na nadiskubre sa science ni Pierre Perrault, di ba? Pero nasa Biblia na po yan, matagal na po. Mahalaga po yung konsepto ng water cycle, uulitin ko, because yung life possible lang sa earth kung may tubig. At yung 70% na yon kailangang i-maintain ng Diyos para po sa atin. Ito po ang Diyos na gusto kong makilala nyo, mga taga Quezon City. Sana ho kilalanin nyo po siya. Siya yung tunay na Diyos na narito po sa Biblia. Next, pagkatapos po ng earth, tingnan natin yung mga halaman. Hebrews chapter 3 verse 4. Kayo po ang bumasa, 3, 2, 1. Yes, napakalinaw. Ang building na ito, yung bahay sa labas, may nagtayo. Pero, ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Anong ibig sabihin nito? Siya ang architect, siya ang engineer ng lahat, kaya pwede niyang i-explain ang sukat, ang detalye, ang mga anggulo ng bawat bagay. Sa mga halaman, meron pong design ng Diyos. Design demands sa designer. Na narinig niyo na po sa math, yung pong Fibonacci sequence, na pag-aralan po natin ito, di ba? Alam niyo po ito ang sinusunod kadalasan, especially sa mga design ng mga halaman. Mag-start tayo sa 0, 1, 0 plus 1, 1, 1 plus 1 equals 2, hanggang makarating po tayo. Pag i-graph po natin, parang ganito po ang magiging design. Papakita ko po. Kaya tignan nyo po yung mga halaman, magsisimula po siya sa isang branch and then mahahati sa dalawa. And then, 1 plus 2 magiging 3, magiging 5, magiging 8, magiging 13. Tignan nyo po yung mga punong kahoy. Ganyan po yung sinusundan nilang sequence. Even sa mga petals ng mga halaman. Isa, dalawa, tatlo, lima, 8, 13, 21, 34. Napakahirap maghanap ng pito na petals. Napakahirap. Napakahirap maghanap ng apat. Kasi, usually, ang design na ito, sinusunod po ng nature dahil yan ang dinisign ng Diyos. Ito pong paikot na Fibonacci na yan, kahit sa katawan natin, meron. Sa pupil, sa iris. Ito, Fibonacci yung tenga. Kita nyo? Oh, yan, oh. Fibonacci. Marami pa. Kayo nang maghanap mamaya sa bahay. Okay? Opo, hanapin nyo po. Sa katawan, napakarami po nito. Diyan nyo mo ma-appreciate, mayroon ngang design ang Diyos. Imposibleng nagkataon lang yung ganitong design. Imposible. May design ng Diyos even sa katawan natin, sa mga hayop at mga halaman. Ano po ang punto ko? Ito po napakahalaga. Design demands sa designer. Mayroon pong nasa likod ng lahat. Siya po yung Diyos. Okay? Next, pagkatapos po ng plants, animals. Sa mga hayop po, Job 12 verse 79, napakaganda ng sinabi ni Job. Babasahin ko po. Ngunit ngayon tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila. Ang mga ibon sa impapawid at kanilang sasabihin sa iyo, o ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila. At ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? May mga tao ayaw maniwala sa Diyos. Sabi ni Job, halika. Alam mo, kapag makakapagsalita lang yung manok, sasabihin niya sa iyo, may Diyos. Kakapawak, may Diyos. Yun ang gustong sabihin ni Job. Kasi maaari sa panahon niya, may mga matitigas, ayaw nilang maniwala. Kasi sabi niya, alam niyo, kung pwede lang tanungin yung mga hayop, yung mga ibon at isda, sasabihin nila sa inyo, mga tao kayo na matitigas ang ulo, may Diyos. Lahat ng mga yan, ina-acknowledge nila na may Diyos kasi alam nila ang Diyos ang gumawa sa kanila. Pero kayong mga tao, ang titigas ninyo. Kaya kung pwede lang magsalita yung aso, sasabihin niya sa iyo, maniwala ka, may Diyos. Yes po. Tignan niyo po para maintindihan niyo. Tignan niyo lang yung mga hayo, sinong nagbigay sa kanila ng mga special na kakayahan? Ang Diyos, especially yung woodpecker. Kaya niyo po, iuntog yung ulo niyo kahit isa lang, delikado, di ba? Pag inuntog mo pong ganyan, ngayon, sensitive na tayo, ipapasitiskan ka kaagad.
Sa amin po, hindi kahit duguan na, walang ganun sa amin. Sabihin lang ng nanay ko, alika. Ganun mo. 1+1. Pag sabi ko 2, okay ka pa. Pero ngayon, kaunting ganun lang, x-ray. Anak, dadalhin ka namin sa ospital. Pero ito po, grabe po, inuuntog po niya, peck, kaya nga nagpipeck po siya, 20 times per second, ang bilis, pero hindi po nasisira, hindi po nababasag ang kanyang ulo. Sinong nagbigay ng kakayahan? Ang Diyos. Kasi sabi ni Job, tignan mo, tanungin mo ang mga hayop, sinong nagbigay sa kanila ng kakayahan na yan? Number 2, yung pong bombardier beetle. Para sa self-defense niya, kung may kaaway, kaya niyang mag-emit doon po sa puwet niya ng 100 degrees Celsius na isang chemical para mapatay niya yung kaaway niya. Kung tayo kaya ganyan, patay na lahat ng tao. Sunog na tayong lahat. Pag galit ka, anong gusto mo? Gaganong ka lang. Napakahirap. Diba? Pero kung titignan niyo, sinong nagbigay? Mayroon ba siyang ano doon? Mayroon ba siyang electric kettle doon sa puwetan niya na nagpapakulo ng tubig at kung may danger niya, sige, lapit ka sa akin. Wala ho. Pero yan ang design ng Diyos. May gland po siya sa loob, may special po siyang parte ng katawan niya na nakakapag-create ng chemical. 100 degrees Celsius, parang boiling water. Sinong nagbigay ng kakayahan? Diyos. Tingnan niyo po si Michael Jackson, bilib na bilib tayo sa kanya. Pero yung panakit, tingnan niyo po, partida, nasa sangala, kaya niya mag-uno. Walang panaman si Michael Jackson dito. Bigyan mo nga kami ng mundo. Tingnan niyo po. Diba? Sino nagbigay ng kakayahan? Ang Diyos. Kaya kung titignan natin ang creation ng Diyos, wow, totoo. May Diyos. Okay. And this one, manok. Ngayon po, sikat ang manok sa ibang bansa. Tayo rin. Pero sa negative na way. Pero pasensya na, napastop na po sila. Pero alam niyo po yung manok, may kakakayahan siya na ini-imitate ngayon. Especially sa pag-imbento na ngayon ng camera. Bakit? Stable po kasi yung leeg niya. Kahit iganun mo, steady siya. Minsan kasi sa phone natin, ang LG po pinag-aaralan na. Kasi minsan pag nagalaw mo, blurred, di ba? Kaya kukunin nila ang konsepto po noong kakayahan ng manok. Tignan niyo po yung news. Cats may dominate the internet, but it's chickens who are beginning to conquer the world of advertising. I'm Jen Markham on Buzz 60. Chickens have apparently always had the most incredibly stable heads. But this physiologically fascinating and visually hilarious feature is only recently being mined by advertisers. First, Mercedes-Benz used the horizontal constant of the chicken head to promote the stability of its intelligent drive. The holy grail is to get that steady shot. And then just a week later, LG took chicken heads to a whole new level with a fake product, the chicken head mounted Gallus Cam, to get stable video of everything from rock concerts to extreme sports. She used to be a little bit afraid of heights, but not anymore. Well, it all seems pretty silly. The movement of a chicken's head actually does a good job illustrating how LG's optical image stabilization works. The lens moves to counteract any jiggle of the smartphone. The Mercedes-Benz chickens, though, it's less clear what feature they're promoting. Maybe something to do with driving over hilly terrain or bopping while you drive to disco music? Buzz 60. Now you know, pass it on. Cats may... Yes po. Okay? Kung may manok kayo sa bahay, ganun-ganun mo. Stable po talaga. Kaya ini-imitate na po ng mga smart cars, yun, yung konseptong yun, and then especially sa mga may-ari o gumagawa ng mga smartphone para magaya po nila yung stability po ng video. Kahit gumalaw-galaw ka, parang sa manok. Kaya makikita nyo po yung vision ng manok, kahit anong gulo-gulo mo, hindi siya nagugulo. Bakit? Stable po siya. Nag-a-adjust po siya. Sinong nagbigay ng kakayahan sa manok ng ganon? Ang Diyos. Yes. Hindi yun nagkataon. Pinapakita ko po yung mga bagay-bagay sa paligid para makita nyo ang Diyos ang gumawa. Yan ang mga dahilan o mga ebidensya na may Diyos. At ang pinaka-ebidensyang may Diyos, tayo po. Tayong mga tao.
Paano mo malalaman na may Diyos? Tignan mo po ang katabi mo. Yan ang isang mahalagang ebidensya. Kasi kung wala yan, sinong gumawa sa'yo? Diba? Ang Diyos. Baka sanabihin nyo, si nanay at tatay ko, hindi po. Hindi. Hindi si mama o si papa ang gumawa sa'yo. Kasi kung ang gumawa sa atin, mga magulang natin, pupugi tayong lahat, magaganda tayong lahat. Walang nanay na gagawa ng pangit na anak. Tama? Pero iba-iba tayo ng itsura. Bakit? Ang Diyos ang gumawa sa atin. Ito po ang verse, Awit 139 verse 13 to 14. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay-bata ng aking ina ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, at iyon ninalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Totoo po ito. Ang Diyos ang humabi sa atin sa bahay-bata sa sinapupunan ng nanay natin. Siya ang nag-design sa atin. Siya ang gumawa at hindi si nanay at si tatay. Kaya totoo po ang verse na ito. Lalong-lalo na yung sinabi dito, kakilakilabot. Tignan mo yung katabi mo. Kakilakilabot. Di ba? Oh. Pero hindi po yan negative, ha? Sa English po, wonderfully and fearfully made. Beyond human comprehension, napakaganda ng design ng katawan natin kung makikita nyo lang, sobrang ganda. Sana ma-appreciate nyo ang katawang ito. Tignan nyo, ipapakita ko po. Graceful. Yung mga kamay natin. Hindi ba kayo na-amaze na yung internet system ng brain natin at ng kamay, ang bilis? Nadidistinguish niya ka. Anong letra? Ang bilis. Yan ang design ng Diyos. Yung mga muscles natin, mga reflexes natin, imposibleng maintindihan ito ng tao. Nagaganon natin. May lakas. Arms and hands. And then, nakakatakbo tayo. Ganyan ang design. Yung legs natin, di ba napaka-graceful? Tingnan mo yung bangko, nakakatakbo ba yan? Pag tumakbo yan, ikaw ang unang tatakbo. Man-made. Bangko, pero God-made. Tingnan nyo mo, amazing. Di ba? Especially ang concept ng brain po natin. Kaya nga may internet, dyan ang konsepto ng internet. Mabilis yung speed, di ba? Pitikin mo lang, nandun na kaagad, di alam na kaagad. Wala pang second yun, ha? Split fraction of a second, alam na natin. Ganon kabilis magbato, yung mga receptors, yung mga signals, mula sa kamay hanggang sa brain natin. Sinong makakapag-explain nito? Ang Diyos lamang po. Sinong makakagawa nito? Ang Diyos lamang po. Yan po, ang pinaka-ebidensyang may Diyos, kayo, tayo po. Kaya sabi ko kanina, tignan mo yung katabi mo, yan ang ebidensyang may Diyos. Kung walang Diyos, wala rin yung katabi mo. Wala ka rin po. Kaya first point, tapos na po tayo. Makikilala natin ang Diyos, number one na tinuro ko, through creation. Number two, through the Bible. Ano ba ang Biblia? Kipag-usapan natin ang tungkol sa Biblia. John chapter 1, verse 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ito po yung Biblia. Anong ibig sabihin ng talata? Hindi nito tinuturo na yung Biblia ay Diyos na kailangang sambahin, hindi. Ang ibig niyang sabihin, yung Diyos na hindi nyo nakikita, nahayag siya sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang salitang yon ay ang Biblia, kaya dapat malaman nyo ang Biblia. And that's why we are conducting this kind of Bible seminar. Okay, tignan nyo po yung influence ng Bible sa society. Sa English language expression, ito po lahat ay galing sa Biblia. Naririnig natin, an eye for an eye, tooth for a tooth. Go the extra mile. Kapag may medyo mabait, oh, good Samaritan yan. Galing po yan sa Biblia. Nung naglaban si Pacquiao at si Margarito, oh, David and Goliath ang labanan. Pacquiao at saka si De La Hoya, di ba? Yung pong mga terms na yan ay nasa Biblia. Influence po yan ng Biblia. Sa Tagalog expression, di ba, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Oh, yung term na Judas ka, kasi si Judas, negative na, di ba? Meron po ba sa inyo, pangalan mo anak Judas, ha? Wala. Bakit mayroon tayong negative connotation? Dahil alam, naririnig natin, siya ang nagkanulo kay Jesus Christ. Kaya never na ang isang magulang nagbalak, I will call you. Ma, buntis ka na, lalaki. Alam ko ipapangalan natin. Ano yun?
Judas. Anong sasabihin ng asawa niya? Baka ikaw ang Judasin ko. Huwag mong papangalan ng Judas. Bakit? Hindi maganda, di ba? Negative ang Judas. Galing po yan sa Biblia. Batuhin mo raw ng tinapay kapag binato ka ng bato. Kaya ba natin? Galing po yun sa Biblia. Baka ibato mo, bato rin. And then yung Sos Mar Yosef sa mga matatanda. Okay? Ano yun? Pinaikling Jesus, Maria, Jose. Kaya ito po influence ng Biblia sa society, sa language. Ano pa? Sa arts, di ba? Eto, nakikita natin yan sa dining area. Ano po ito? The Last Supper. Pastor, hindi po Last Supper yung nasa ano namin, dining area. O ano? Ano po, mga pusa, aso na nagpupol. Mayroon din po ganun. Pero karamihan, sa dining area, ito po ang nakalagay, Last Supper. Sobrang mahal. Sikat na sikat po ang painting na ito. Influence din po yan ng Biblia sa arts. And then, bestseller, ang Biblia po. Sa lahat po ng aklat, bestseller po siya. For the past 50 years, 4 billion copies. Tumataas pa rin yan. Tinatranslate sa iba na mga versions dahil iba-iba yung lingwahe natin. Kaya hawak po niya ang Guinness World Record. Bestseller of all time na aklat, ang Biblia. Ganyan po kahalaga ang Biblia. Yan ang influence niya sa society. Even sa law, di ba? Pag manunumpa, yung testimony, courtroom sworn testimony, sasabihin nila, do you solemnly swear to tell the truth? The whole truth and nothing but the truth? And then sasabihin niya, so help me God. Ipapatong sa Biblia. Kahit sa Senado, ginagawa ito sa korte. Kaya ganyan ang influence ng Biblia sa iba't ibang areas ng ating buhay, sa arts man, sa law, sa expression, sa language, ano pa, marami po. Even sa politics. Sa politika, bago po umupo sa panunungkulan ng isang presidente, sa inauguration po niya, ipapatong ang kamay. Saan po sa Biblia? Anong ibig sabihin nun? They recognize yung authority ng Biblia. Kasi nasa Biblia rin po, walang pamamahala ang maibibigay sa isang tao kung hindi yun galing sa Diyos. Kayong presidente natin, yes, ang Diyos ang nagbigay niyan. Kaya, lahat sila nanunumpa. Nilalagay nila, pinapatong nila ang kanilang kamay. Yan ang Biblia. Ngayon, maraming tanong tungkol sa Biblia. Unang tanong, sino ang nagsulat ng Biblia? Kasi may mga pilosopo po, grabe po, hindi sila nag-iisip, ah, naniniwala kayo dyan, sulat lang yan ng tao. Papaliwanag ko po para maliwanagan kayo. Sino ang nagsulat ng Biblia? 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. God breath sa English. Anong ibig sabihin? Ang Biblia, ang may akda, ang Diyos. Galing yan sa Diyos. Ang ideya, galing sa Diyos. Paano ba na-record ang Biblia? Basic po ito pero kailangang malaman po ninyo. Ang unang aklat sa Biblia, pagbuklat mo po nito, aklat ng Genesis. Kailan na isulat? 1500 BC ni Moses. Ang pinakahuling aklat, Book of Revelation, sa Tagalog Apokalipsis, sinulat ito ni Apostle John 100 AD. Kaya yung pagsusulat ng Biblia, inabot po ng 1,600 years. Pero alam niyo po, walang salungatan, iisa ang punto nila. Sino po ang kanilang tinutukoy? Isa lang po, si Jesus Christ. Iba-ibang author, iba-iba ang panahon ng pagsusulat. Ang tagal po ng time span ng pagsusulat, imagine nyo po, ilang generation yan, 1,600 years. Pero iisa ang sinasabi, it's all about Jesus Christ. It's all about your salvation, yung kaligtasan nyo na dapat nyong matanggap hanggang Biyernes. Ngayon po, 22 na. Kaya kung susumain natin gaano katagal, matandang-matanda na ang Biblia, 3,500 years plus na po. Pero hanggang ngayon, nandito. Sa course ng society ng tao, maraming nagtangkang sunugin ito. Pero yung mga nagbalak, namatay silang lahat. Maraming nagtangkang alisin ito, pero nabuhay pa hanggang ngayon. For the span of 3,500 years, hanggang ngayon, hawak natin ang Biblia. Dahil ito po ang tunay na salita ng Diyos.
Ito ay may 66 books, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament, kaya 66. Yun po ang standard. Sino-sino ang nagsulat? Around 40, iba-iba ang kanilang trabaho. Iba-iba ang lakad ng buhay, ang background nila, maging ang educational background. Meron pong scholar, may farmer, may doctor, may king. Ano ang content niya from the beginning to the end of human history? Iba-ibang lugar kung saan nasulat, majority po sa bansang Israel. And then, ano po, sino po ang author? God. Kaya dito, 3,800 times masusulat nyo, mababasa nyo, sinabi ng Diyos, God said, God said, God said. Kasi nga ang Diyos ang may akda. Okay? Kaya ang Diyos ang nagbigay o may akda ng Biblia. Tanong, paano naisulat ang Biblia? Of course, gumamit ang Diyos ng mga tao. Okay? 2 Peter 1:21. Pwede po kayo naman po ang bumasa. 3, 2, 1. Yes. Sa mga nagsasabi po, tao lang ang may sulat niyan. Of course, tao. Pero yung mga taong yon ginamit ng Diyos, kaya tawag natin propeta. Nagpropesiya po sila, nagsulat po sila. Para mas maintindihan nyo, parang ganito po. May sasabihin sa atin si President Bongbong Marcos. Sa tingin nyo, kung mayroon siyang special announcement, babahay-bahayin niya ba tayo? Ang hirap noon. Ilan po tayo ngayon? 110 million plus, di ba? Kasi simple lang ang gagawin ni BBM. Magkakaroon siya ng press conference, tama? Press conference. Yung sasabihin niya, maririnig ng mga reporters. Tama po? Kinabukasan, umaya-maya, nakalimbag na yan sa mga newspapers, tama? Or, dahil may internet na ngayon, nasa social media na. Parang ganun po ang Biblia. Ang Biblia ay galing sa Diyos. Ang mga reporters, sila ang nagsulat. Pero yung reporters, idea ba niya yung sinulat niya o galing doon sa nagsabi? Galing doon sa nagsabi. For example, sa president. Okay? And then, mababasa na po kinabukasan sa newspapers o sa social media. Ganun sa Biblia, ang God po ang nagsabi, ang author. Ang kanyang mga reporters ay yung pong mga propeta, mga prophets. And then, nagkaroon po tayo na isulat na buo po ang Biblia. Kaya, itong Biblia, of course, galing po yan sa Diyos. Kaya gumamit po ang Diyos ng mga reporters sa biblical term, propeta. Okay? Kaya nga, parang ganito, yung vision binigay ng Diyos. Kaya, Hosea 1 verse 1, the word of the Lord came to Hosea. The word of the Lord came to Joel. Bago nila simulan yung kanilang isinulat na aklat, verse 1, yung pinakaunang verse, make sure na nandun, narinig nila, sinabi sa kanila ng Diyos, at yun ang kanilang sinulat. Kasi mga pilosopo na, galing yan lang sa tao, tao lang ang nagsulat yan, huwag kayong maniniwala, ito po ang illustration ko. Mag-isip po kayo, kung ang Biblia ginamit ng kung ang Diyos para maisulat ang Biblia ginamit niya yung aso, edi yung Biblia natin ganito. O ngayon maintindihan nyo? O siguro maintindihan nyo. Tingnan natin, basahin mo nga. Mahirap. Paano ka maligtas niyan? Tama? Kung ang Diyos pinili niya manok para magsulat ng Biblia, ganito ngayon ang Biblia natin. O babasahin ko rin. Mahirap. Tama? And that's why, tao dapat ang gamitin ng Diyos para letra ang maisulat, maiintindihan nyo na ngayon. Tama, mali? Oh, sana po yung mga nagsasabing, huwag kang maniwala dyan, sulat lang yan ng tao. Of course, tao ang ginamit ng Diyos para rin yun sa'yo. Kasi kung aso ang gagamitin ng Diyos, ang laki ng problema mo ngayon, paano ko ito babasahin ngayon? May apat na ano. Kaya yung mga pilosopo minsan, ang sarap pong sabihan. Pero dito ko na lang po idadaan sa Bible seminar. Kaya halimbawa, ngayon po may nakikinig sa kanyang bahay, recorded, huwag kang maging pilosopo. Kasi problema yon. Kaya kailangan tao ang gamitin ng Diyos. Kasi ang Biblia ay para po sa
tao. Ang Biblia binigay ng Diyos sa tao para malaman niya ang kanyang kaligtasan. And that's why nagba-Bible seminar po tayo. Tiyaga lang, may proseso, kailangan 2 oras. Alam ko po yung hirap ng pag-upo. Pero sana malaman nyo rin ang hirap ng nakatayo. Kanina pa ako ganun ng ganun. Hindi ko alam kung nakikinig talaga kayo. O kung yung iba sana matapos na uwing-uwi na ako. Tiyaga lang po. Mas mahirap ang ginagawa ko. Pero bakit ko ito ginagawa? May nagtiyaga rin po sa akin. May umiyak sa akin. Matigas din po ako noon. Hindi ko makakalimutan yon. May umiyak para lang ako maligtas. Iniyakan niya ako kasi ayaw kong makinig. Buti na lang, umiyak po siya. Kaya nagtsatsaga po ako. I received something and I want to share. Ganon din po yung mga nag-invite sa inyo. May na-receive sila, may nalaman sila, kaya gusto nilang mabigay sa inyo at yung nalaman nila, gusto nilang marinig din ninyo. Kaya, magtsatsaga po ako, tsaga rin lang po kayo. So sana malinaw, ginamit ng Diyos sa mga tao para isulat ang Biblia. Tama na. Tama na. Next. Ngayon ang tanong, hindi ba nabago ang Biblia? Kasi yung iba, paano nakakasiguro na walang dagdag bawas dyan? Magandang tanong. Sasagutin po natin. Revelation, Apocalypse 22:18 verse 19. Bago matapos ang Biblia, ito po ang pinakahuling aklat na nagbigay ng babala ang Diyos. Sabi ng Diyos, kung ang sino man ay magdagdag, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot. Kung ang sino man ay mag-alis, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. Anong ibig sabihin ng Diyos? Bawal ang dagdag, bawas. Ito po ay debate noon. Hindi pa nila malaman paano natin mapapatunayan na walang dagdag, bawas sa Biblia. Pero ang galing ng Diyos. Sa tamang panahon, ni-reveal po niya ang paraan para maniwala tayong walang dagdag, bawas. Kailan? Noong 1947. Ito pong lugar na ito ay tinatawag na Qumran. May mga kuweba kaya tawag dyan Qumran Cave. Dyan po nakuha yung mga pinakaunang sipi ng Biblia na ginamit even during the time of Jesus Christ. Ito po ay natagpuan noong 1947. Nadiskubre po ito. Simula noon, pinuntahan nila yung mga dalubhasa, mga archaeologists. Pinuntahan po nila yung lugar na yan, bangin po yan na may mga kuweba. Sa loob po ng maraming taon, 11 caves, nakuha po nila yung mga, tawag po natin scrolls, balumbon. Kasi wala pa po silang paper noon. Kaya ang ginamit noon, parang scroll. Kaya noon, ang Biblia po nila ginaganon, parang tinutupi. Parang banig, scroll. Dito po natagpuan lahat yan. At nung kinumpara po yung mga natagpuan dito sa modern Bible po natin, wala pong pinagkaiba. Masusi po nilang ni-research yan, maraming taon. Ito po yung Qumran, malapit po sa Jericho at sa Jerusalem. Kalapit lang po yan ng Dead Sea. Yan, yan po yung Dead Sea, malapit lang po. Diyan natagpuan sa mga kuwebang yan, yung mga pinakaunang sipi ng Biblia. Hanggang ngayon, naka-preserve po ito. Okay? Ito po yung scroll na tinatawag, nakalagay sa banga nung natagpuan, at ngayon po ay naka-preserve, binabantayang mahigpit sa Israel Museum, Shrine of the Book Museum, saan? Sa Jerusalem. Ito po yung picture, at yung mga world leaders, minsan, gumagawa sila ng tinatawag na kahit yung mga religious people ng pilgrimage, parte po ng kanilang pagdalaw dito po sa Shrine of the Book Museum. Bakit? Nariyan. Nandiyan, napakarami po. Former President Obama and former Prime Minister Benjamin Netanyahu, yan po. Secured na secured yung mga kopyang yan. Kinumpare sa Bibliang meron po tayo. Kaya dito sa pamamagitan ng discovering ito, nawala lahat ng debate tungkol sa kung ang Biblia ba ay 100% walang dagdag, bawas. Ngayon kung gusto nyo pa ng mas masusing investigasyon, mag-book ka ng ticket. Punta ka po sa Jerusalem, makikita mo po ito. Yes po. Yung ibang missionary po namin, na pumupunta po doon. Okay? Part po yan ng kanilang Christian life, makapunta doon. Yun din po ang prayer ko. Napakaganda. Pero totoo po ito, naroon pa po yan sa Shrine of the Book
sa Israel Museum sa Jerusalem. Di ba alam natin, na-feature sa TV, ano po yung Jerusalem? Tinatawag nila yung Israel Holy Land. Alam yan ng iba't ibang tao sa mundo. Yun yung nasa center, naniniwala sila, yan ang Holy Land. Bakit dyan isinilang ang Panginoong Jesus? Dyan nag-originate majority, mga nagsulat taga dyan sa Israel. Nagsulat ng Biblia. Yes. Kaya hindi po nabago ang Biblia. Ngayon, ano ang pakinabang ng Biblia sa atin? Malaki po. Ito po ang dahilan. Ang pakinabang ng Biblia, bakit may Bible seminar tayo? 2 Timothy 3 verse 15. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang Biblia ay actually hindi po sa grupo, hindi para sa relihiyon. Sabi ni Paul kay Timothy, ang Biblia, ang banal na kasulatan, ituturo niya sa iyo ang iyong kaligtasan. Kaya namin kayo in-invite. Alam ko po yung nasa isip nyo. Ako rin po ganun. Sabi ko kanina, ang yabang nila. Sila lang ang ligtas. Ganun din po ako mag-isip noon. Nayayabangan ako sa mga taong nagsasabing ligtas sila. Pero ano pong ginawa ko? Sige nga, tignan ko nga, wala namang mawawala. Kaya nag-attend din po ako ng Bible seminar. Ngayon wala pa kayong idea, pero ito yung pakiusap ko. Makinig lang kayo. Totoo po ang Biblang ito, binigay yan ng Diyos para kayo maligtas. Paano kayo maliligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano mananampalataya? Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. And that's why nakikinig kayo ngayon. Kaya yan po ang motivation, o yun dapat ang nasa isip nyo. Sige, tatapusin ko ang Bible seminar. Sige nga, kung maliligtas ako, dapat ganun. Sige nga, susubukin ko kung ano ba yung sinasabi nilang kaligtasan. Sa Friday, malalaman nyo po ito. At kung maliligtas po kayo, kayo na po ang pinaka-maswerteng tao sa balat ng lupa. Kaya tiyaga-tiyaga lang po, may proseso. Next, punta naman tayo sa buhay. Natanong nyo na ba ang inyong sarili, bakit ako nabubuhay? Mahalaga ito, makinig po kayong mabuti. Sa James chapter 4 verse 14, sabi ni Santiago, ano ba ang inyong buhay? What is our life? What is life? Sabi niya. Naisip niya, kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaw. Ito po yung magandang tanong, ano ba ang inyong buhay? Masasagot yan ng manual. Ano po yon? Ng Biblia. Ayon sa Biblia, ito ang buhay natin. Tingnan niyo po yung picture. Ito ang buhay natin. Papunta tayo sa kamatayan. Naniniwala kayo, wala dito. After 60 years, nandito ka pa, maaari karamihan sa atin, wala na dito. Tama? May time na isinilang tayo, may time tayong mamamatay. Yan ang buhay. Ito pong picture na ito, bakit ganito? Bakit parang tumitingin siya sa taas? Masasabi ko po, ito yung araw na yon. Ikaw ito, parang tumatawag ang Diyos ngayon sa'yo. Makinig ka ng Bible seminar. Hanggat hindi ka pa napupunta dun sa dulo. Ang dulo, kamatayan. Alam niyo po, ayon sa Biblia, makasalanan tayong lahat, ang tao papunta sa impyerno. Kaya tayo nagba-Bible seminar. Ituturo ko ito sa Webes, pero binibigyan ko po kayo ng bird's eye view para may idea po kayo. Kaya ng buhay, bago kayo mahulog sa impyerno, dapat maligtas ka. Kaya ito po, nakatingin sa taas, yan po yung panyaya ng Diyos. Makinig ka ngayon ng Bible seminar. Tapusin mo. August 15 to 19, ito po yan ngayon. Kasi pag namatay ka at hindi ka naligtas, impyerno po tayo. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya ngayon, isa-isahin natin, what is life? Ito ang sabi ng Biblia. Kung titignan natin ang Biblia, ito po ang sabi ng Biblia. Tatlong bagay ang tungkol sa ating buhay. Ayon sa Biblia, life is short. Ayon sa Biblia, life is full of trouble. Ayon sa Biblia, vanity, in vain ng buhay na ito. Isa-isahin natin, life is short. Nasa Biblia na po, nakamapa na ang buhay natin. Awit 90 verse 10. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang.
ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala. Yes. Pwede ka raw umabot ng 70, pwedeng 80 kung medyo maalagain ka. Ilang birthday lang yun? 80 na birthday candle, di ba? Kaya nga, pag may cake, may candle, ihipan mo. Di ba ngayon nagtaka? Bakit kailangan mong ihipan? Wish? Hindi. Yung candle, pinapakita nun na pupudpud ka na kada birthday mo. And time will come, mawawala ka. Imagine ganun kakaikli. 80 candles lang. Maswerte ka nga. Ngayon sa panahon natin, parang mahirap na. Kung iniisip ko, maabot pa ako ng 80? Sa tingin ko, 50, mahirap na eh. Kasi yung kinakain natin, yung sitwasyon ng mundo ngayon, di ba? Pero nasa Biblia na yan. Eh, pag na-disgrasya ka pa, ang problema, ang mga tao, ganito po, patay na si pare. Hanggang ganun lang. Wala na silang iniisip. Namatay na siya? Okay. Panandalian, malulungkot. Kakalimutan na. Walang nag-iisip saan siya napunta. Ang wishful thinking natin kapag namatay, ay sa langit naman siguro kasi may awa naman ng Diyos. Ay hindi po. Kaya dito, mapag-iisipan natin ang buhay. Life is short. Imagine nyo po, di ba? Pag bata ka, maganda yung kutis, maganda, guwapo. Tingnan nyo po yung mga actor. O, nung kapanahon na nila, wow. Pero ngayon, iba na. Kung tayo'y matanda na, may wish tayo, di ba? Sana di tayo magbago. Hindi po yun pwede. Magbabago ka. Kaya nga sabi niya, kung maputi na ang buhok mo. Yes, nagbabago tayo. Tingnan niyo po yung malaking pagbabago. Ilang dekada lang yan. Manghihina. Yung mga bata dito, wag niyo pong sabihin sa akin, malakas kayo lagi. No. Anytime pwede tayong mamatay. Yan ang buhay natin. It is short. Mayroon pong isang video clip pagpapakita na maikli lang ang buhay natin. Tingnan nyo po. Mula pagkapanganak. Yung iba sa inyo, ito na. Yung iba, nandito na. Yung iba, eto na po siya. Yung stage na yan. Karamihan sa inyo, eto na. Yung iba sa inyo, eto na. Time will come. Ito yung destination ng katawan. 2 to 3 square meters cementerio. Kaya sabi po sa Job 5:7, ang tao ay ipinanganak tungo sa kaguluhan kung paano ngang siklab sa itaas ay pumapailan lang. Sa probinsya, pag December, naranasan ko nung bata ako malamig. Kaya kami po, kukuha ng mga dahon, sisindihan yon, magpapainit. Habang may apoy, makikita mo po may mga maliliit na siklab. Maya-maya, wala na. Ganon daw ang buhay natin. Ganon, life is short. Parang siklab lang. Kaya huwag niyo pong ipagmalaki, malakas pa ako. Sometimes, hindi natin inaasahan. Walang nakakaalam, pwedeng hindi natin alam next year, may isa dito namatay na. Kaya dapat makapaghanda po tayo. Mahalaga ang buhay niyo para sa amin, kaya tayo nagba-Bible seminar, mga kababayan. Hindi po ito religious activity ngayong week. Hindi, para ito sa iyo. Gusto kong i-explain sa iyo, ganyan ang buhay po natin. Short lamang po. Eto pa po. Sa Kawikaan 27 verse 1, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Pag-isipan mo kung ikaw ang taong ito. Magtatrabaho ka. Nagpaalam ka sa asawa mo. Nakalagay na ba yung baon ko, mahal? Mayroon pang goodbye kiss. Mamaya pag uwi ko, mayroon akong pasalubong para kay Junior. Habang papunta ka sa trabaho mo, ganito ang nangyari. Naglalakad ka. Masaya. Marami kang hope. Pangarap. Pero hindi mo alam. Yun na pala yung last ng buhay mo. Kita nyo, ganyan ang buhay ng isang tao. Nag-usap po ang kamatayan at buhay isang araw. Death as life. Why does everyone loves you but hates me? Life replied, because I'm the
beautiful lie and you're the painful truth. Totoo po ito. Minsan, nag-i-explain po ako ng ganito, Pastor, huwag nyo namang ipaano sa amin ang kamatayan. Gusto pa naming mag-enjoy. E kailan mo iisipin ang kamatayan? Pagpatay ka na? Oo, mag-isip ka. Yun po ang sinasabi ko lagi. Kasi may mga nagsasabi sa akin, huwag nyo munang ipaano sa akin yan, Pastor. Dami ko pang dapat isipin. Maraming time para isipin yan. Huwag ngayon. E paano? Kung namatay ka, dun ka lang mag-iisip. Pag nasa kabaong ka na, sasabihin ko, gusto mo mag-Bible seminar? Wala na. Dapat ngayon. Yes po, ang life, ang buhay sa lupa, lie lang po yan. Kasinungalingan lang. Walang tunay na kaligayahan dito. Pero ang katotohanan, mamamatay tayong lahat. Tama po? Kaya habang buhay, mag-prepare po tayo. At ang isang magandang preparation, ang Bible seminar na ito. Okay? Ano pa? Full of trouble ang buhay. Maikli na nga, sabi ni Job, sa 14 verse 1, ang tao na ipinanganak ng babae, may kaunting araw, ano sabi niya? Puno pa ng kaguluhan. Yes. Sa buong araw, ilang oras kayong masaya? Wala pong isang oras. Wala pong 30 minutes. Yung ngiti mo, segundo lang, tama? Kasi mahirap naman, nakangiti ka lagi. Delikado yun. Tingnan niyo po, life full of trouble. Ano po yung mga iniisip ng mga tao? Eto, oh, weight lang niya is 54% ayon po sa survey. Yun ang inaalala niya, mabigat na ako, pastor. Finances, 53%. Physical health, yan ang mga alalahan yun, ang dami. Pati hairline. Totoo po, pati ako eh. Sabi ko, talaga tumatanda na. Yung iba, height. See? Araw-araw ang dami niyong isipin. Ito po, sa survey, pero sa mga Pinoy, Meralco, di ba? Alalahanin. Maynila, tama? Converge, PLDT. Yan ba ang buhay na gustong ibigay ng Diyos sa inyo? Hindi po. Pero bakit may ganito? Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Life full of trouble. And then, vanity. In vain. Awit 39 verse 5. Kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Tulad sa wala ang aking buhay. Walang kabuluhan. Bakit? Mapasayo man ang lahat, time will come, mamamatay ka pa rin. Tama mali? Kilala niyo si Michael Jackson? Nung naging sikat siya, umupa siya ng mga matatalinong doktor para mag-alaga ng kanyang health. Para raw maprolong ang buhay niya. Pero, naprolong ba? Namatay din po siya dahil din po sa gamot. May mga taong ganun, sa sobrang yaman nila, natural yun sa atin. Ang fear natin, kamatayan. Kaya, nag-iisip sila kung paano hahaba ang buhay, pero ang buhay natin hawak ng Diyos. Kaya habang buhay, malaman nyo dapat ang purpose nito. Mamaya ipapaliwanag ko kung gayon ano ang purpose ng ating buhay. Yung iba ito po, ang sukatan po nila ng buhay, mayaman o mahirap. Akala nila, kung maganda yung buhay mo, okay yan, blessed ka ng Diyos. Kung mahirap ka, eh, wala kang Diyos. Yan kasi ang sukatan ng tao, pera, hindi po. Pero, dito po sa Biblia, talagang sinabi ng Diyos, gumawa siya ng mayaman, gumawa rin siya ng mahirap. Bakit? Papaliwanag ko po. Ang mayaman at ang dukha, Kawikaan 22 verse 2, ay nagkakasalubong kapwa, ang Panginoon, ang sa kanilang lahat ay gumawa. Bakit may mayaman o mahirap? Natural yun, para ma-maintain ang service ng tao. Kung lahat tayo mayaman, sino magtutubero? Diba? Kaya dapat, ganyan, para ma-balance po ang lahat. Pero ito yun, kahit mayaman ka, ito ang sabi ng Biblia. Minsan, mas magandang ang mahirap eh. Alam niyo po ba yun? Ito yung talata, Ecclesiastes 5:12. Sino po ang sumulat nito? King Solomon. Napasa kanya lahat, pero ganito ang conclusion niya. Ang sinabi niya, masarap ang tulog ng manggagawa. Kumain man siya ng kaunti o marami, ngunit ang pagpapakasawa ng mayaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Mas mahimbing daw ang tulog ng mahirap kaysa yung mayaman. Totoo po ito.
Meron po akong kapatid, simple lang ang buhay niya, paisi-isi lang siya. Pag tinitignan ko, wala siyang stress. Nakakatulog ng mabuti. Samantalang ako, noon po nung hindi pa ako naliligtas, gusto kong magpayaman, ang tulog ko 3 hours lang. Sabi ko, lamang ka pa, sister. Easy-easy ka lang sa buhay mo kahit hindi mo nakukuha lahat, pero napaka-healthy mo. Totoo, dahil ako po nagsikap, ayun, napabayaan ko po yung sarili ko. Ang dami ko na pong operasyon na pinagdaanan. Bakit? Dahil ang isip ko noon, magpayaman. Ngayon po nanaligtas ako, nagsisisi ako. Pinabayaan ko ang health ko noon dahil sa isip kong yumaman. Kaya kayo po, hindi po maibibigay ng pera ang tunay na kasiyahan. Actually, problema lang yan. Accessories lang po yan. Meron po akong tita na professor, sabi niya, yung mga yan, accessories lang. Totoo po. Dahil naintindihan niya ng tungkol po sa buhay. Yes. Mas mahirap makatulog ang mga mayayaman. Saan ko na naman ilalagay yung 1 million na pera? Diba? Paglalabas yan, may dala siya, mamahalin, baka biglang may manutok sa akin dito. Samantalang yung basurero, diba? Wow, paisi-isi lang. Stress tayong lahat nung pandemic, diba? Tingnan niyo po yung mga taong kandi eh. Walang problema. Tama mali? Now you know, Ecclesiastes 5 verse 12. Ito po ang maganda kong illustration. Sa left side ko, ito po ay bilyonaryo, pero may taning na po ang buhay niya. Sa right side ko, ito po ay homeless, walang pera, pero malakas pa siya. Alam niyo po, nung tinanong yung bilyonaryo, ano ang wish mo? Nakita po niya itong homeless, sana ako na lang siya. Pwede palit na lang tayo? Kasi mamamatay na siya eh. Kaya kapag nandun ka na sa puntong yun, dun mo marirealize na wala palang kwenta ang pera. Pero dyan tayo nagpapakahirap lahat. Maari, niyaya kayo sa Bible seminar, hirap na hirap kayong makapunta dito. Bakit? Galing kayo sa trabaho, pagod kayo, wala akong time. Kung wala kang time, kailan ka magbibigay ng time para sa Diyos? Paano kung mamatay ka bukas? Kaya mag-isip po kayong mabuti. Tingnan niyo po dito yung dalawang picture. It tells a lot of things sa atin. Okay? Kahit ikaw po yung pinakamayaman sa Quezon City, kung mamamatay ka na, may taning na ang buhay mo, useless yan. Pero kung ikaw naman ang pinakamahirap sa Quezon City, pero ligtas ka naman na, eh mas mapalad ka. Kaya pag-isipan nyo, ganito po ang buhay po natin. Kaya walang kabuluhan. Yan po ang sabi ng Biblia. Pero ang tao, ang definition po niya ng buhay ito, pinupunan niya ng knowledge, success, fame, and wealth. Yan ang isip ng tao. Pinupunan niya ang buhay niya ng mga bagay na pansamantala. Pero kahit na maging matalino ka, magkaroon ka ng kotse, yumaman ka, maging sikat ka, gaya ng mga basketball player, mga artista, kahit nasa iyo na ang lahat, ito po masasabi ng Biblia at masasabi ko, hindi ka pa rin magiging masaya. Kasi nasa Biblia po yan lahat. Ang Book of Ecclesiastes, sulat po yan ni Solomon. Okay? Siya po ang pinaka matalinong taong nabuhay at nung nabubuhay siya, in-enjoy niya lahat. Lahat, babae, pagkain, nagfiesta siya. Ang pagkain niya araw-araw, ay wala pong sinabi yung mga handaan natin. Pero ito, conclusion niya. Sabi niya sa Ecclesiastes 1 verse 1, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, verse 1 and 2. At dito sa Ecclesiastes 5 verse 10, sabi niya, siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. Siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Matalinong tao po ito, nasa Biblia, sabi niya, ang salapi, walang kabuluhan. Sa Ecclesiastes 5:15, hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Bakit? Kung paanong siya lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, ganun siya muling aalis. Pag namatay tayo, kahit singkong duling, wala tayong madadala. Tama mali. Pero hindi ko po maintindihan ng mga Pinoy. Namatay na, may nakita po ako sa probinsya, patay na, binigyan pa ng 100 sa kamay. Sabay bago ipasok sa nicho, binawi yung 100. Sabi ko, pati patay, lulukuhin nyo pa.
Nakikita ko po yan. Bago nila ipasok, eh sandali lang, may nakalimutan ako. Ano yun? May binigay akong 100, kukunin ko uli. Ay kahit ibigay niya yung 100 dun, ipasok dun po sa nicho, magagamit ba nung patay? Kaya, para saan yun? Kung ano-ano ang naiisip po natin. Delikado yun. Paano kung tumayo yun? Pabili nga ng ano, paload? Nilagsitakbuhan sila. Misa gumagaw tayo sa sariling problema natin, hindi natin naiintindihan. Wala kang madadala. Ang punto ko po dito, kahit nasa iyo na lahat, kapag namatay ka, wala kang madadala. Ang gusto ko pong ma-realize nyo, kasi ang buhay natin, ginugugol lang natin dito para yumaman, para magkapera, at isinasantabi natin ng Diyos. Kaya ko po tinuturo, may chance kayo ngayong linggo. Okay? Si Freddy Aguilar, ito ang kanyang kanta tungkol sa buhay. Sabi niya, kung nakamit mo na ang pangarap, di pa rin masiyahan ang nais mo'y madagdagan, limot mo na ang iyong pinagmulan. Kaya hindi mo po maintindihan. Walang kasiyahan ng tao. Bakit? Look at me. Kahit makuha mo na po lahat, edukado, license maging doktor ka, marami ka ng pera, meron kang bahay at lupa, napag-aaral mo ang iyong mga anak sa exclusive schools, ano pa? Nakukuha mo na kapag around the world ka, hindi ka pa rin masaya. Bakit? Ito, matutulungan kayo ni Blaise Pascal sa kanyang sinabi. Bakit kahit nasa atin na yung mga material at physical na bagay, hindi tayo masaya? Sabi ni Blaise Pascal, "There is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing, but only by God the Creator made known through Jesus Christ." Anong ibig sabihin? May puwang sa puso nyo na hindi mapupunan ng material at physical na bagay. At ang makakapuno lang po, sino po? Ang Panginoong Jesus. Maaring kayo po hinahanap nyo yung kasiyahan na yon. Ang kasiyahang iyan ay matatagpuan nyo sa Bible seminar na ito. 12 years ago, nahanap ko po yon. Dito po sa Bible seminar. Nasa search po ako ng paghahanap. Naranasan ko po lahat. Magandang trabaho, pera. But still, totoo po, hindi ka masaya. Hindi ka masaya. Mayroong hinahanap. May isang puwang sa puso ko rin na may hinahanap na hindi ko alam. Pero buti na lang, sa Bible seminar, yung hinahanap ng puso ko pa lang yun, ang Diyos ang magpupuno. Alam po yan ni Blaise Pascal. Alam po yan ng mga tunay na Kristiyano. Natagpuan din po nila ang tunay na kasiyahan, yung puwang sa kanilang puso, at hindi ito natagpuan nila sa pera, sa kotse, sa karangyaan, sa kasikatan. Natagpuan po nila kanino? Kay Jesus Christ. Kaya tayo nagba-Bible seminar. Okay. Kaya, ano ngayon ang purpose ng buhay? Ang Diyos ang gumawa sa atin, kaya siya ang nagtakda kung ano ang purpose ng buhay natin. Tama? Yung aircon, yung kumpanyang yan, yung gumawa ng aircon, sila ang nagtakda kung ano ang magiging purpose ng aircon na yan. Para saan? Para pampalamig. Tama? Hindi po yan pang display.
Kaya may iba-ibang purpose, depende sa gumawa. Ang Diyos, ginawa niya tayo. Kaya para malaman mo ang purpose ng buhay mo, tanungin mo ang Diyos. Ipapaliwanag yon sa pamamagitan ng Biblia. Okay? Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan, meron tayong spirit. At ang spirit na yan, masasayahan lang saan? Sa mga bagay na walang hanggan. Kaya ano ang purpose ng buhay natin? Nasa atin ang Holy Spirit, ang spirit, may spirit tayo. Ang tunay na purpose natin ay yung walang hanggan. Ano po yun? Yung mapunta sa langit. Yan po yun. Simple lang. Ang hinahanap ng puso natin ay ang Diyos mismo. John 4:24, ang Diyos ay spirit. Kaya bakit tayo nag-i-exist? Para makilala, magkaroon tayo ng relasyon doon sa tunay na Diyos. Ginawa kayo ng Diyos, hindi para dito sa lupa, preparasyon lang ang lupa. Ginawa kayo ng Diyos para saan? Para kayo mapunta sa langit. Ang problema, kung hindi ka maliligtas, mapunta ka sa impyerno. Kaya why do we exist? You exist para ma-receive nyo, matanggap nyo ang kaligtasan. Okay? Sa term po ng Biblia, born again. Para tayo makapunta sa langit, ito po ang dapat mangyari sa inyo. John chapter 3, verse 3. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Isa lang ang kondisyon ng Diyos. You must be born again para makita mo ang kaharian ng Diyos. Ipapaliwanag ko po, hindi ito yung relihiyon. May mga born again na religion po sa labas. Ano ang mga ito? Ito yung mga grupo na minsan umaakyat sa bus. Sasabihin nila sa inyo, ipapanalangin ko po ang inyong biyahe. Mananalangin na yun. Sabay-sabay, mamaya, mayroon ng sobre. Hindi yung tunay na born again. Yun yung religion. Yung born again na religion, ito po yung nasa mga churches din at kumakanta-kanta. Ang mga ibon. Gumaganon sila. Parang masaya na lumilipad. Maya-maya, masaya sila. Maya, iyakan na. Ay, hindi po yan yung tunay na born again. Religion lang po. Ito po yung mga kung ano-anong ginagawa, nagtutugtugan. Iba po ang sinasabi ng Biblia. Ang born again ito, ito po ay personal experience mo ng kaligtasan na binigay ng Diyos pagkaunawa mo sa kanyang pag-ibig. Mangyayari ito isang beses sa inyong buhay. Ang wish namin at prayer, mangyari yan sa 19, sa Biyernes. Kaya ang born again ay hindi religion. Ito yung pagkaunawa nyo kung paano kayo makakapunta sa langit. Hindi yun yung magagawa nyo kung ano yung ginawa ng Diyos para sa inyo. Kaya ang purpose ng buhay natin ito, maipanganak na muli. Hindi ka makakapunta sa langit ng ganyan dahil makasalanan ka. Kaya dapat ma-born again ka. At kapag na-born again ka, yun ang hinahanap ng puso mo. Yun yung puwang na gustong ipuno ng Diyos sa'yo. Kaya tayo nag-aaral. Kasi mamamatay tayong lahat. Iiwanan mo lahat. When the days of your life are over and when you stand in front of God, hindi niya tatanungin, ano ang lisensya mo? Doktor ka ba? Never. Hindi niya tatanungin, gaano ka kumita nung nabubuhay ka? Hindi niya yung tatanungin. Hindi niya tatanungin, tumulong ka ba sa kapwa mo? Naging mabuti ka pang magulang? Hindi. Isa lang ang tanong niya, pag-arap niyo sa kanya. Born again ka ba? Na-born again ka ba nung nasa lupa ka? Yun lang po ang mahalaga sa Diyos. Kaya ang purpose ng buhay niyo, ma-born again o maligtas. Paano? Sa pamamagitan ng words of God. Kasi sabi sa John 3:6, ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Kasi sa buhay natin, mayroon kayong physical birthday. Tama po ba? Nakakalimutan nyo ba yung physical birthday nyo? Hindi. Kaya mayroon po tayong physical na kaarawan. Para po ito sa mundo. And then, habang nabubuhay tayo, dapat magkaroon kayo ng spiritual birthday. Kaya tayo nag-aaral. Maipanganak na muli. Ulitin ko, hindi ito relihiyon. Ito yung pagkaunawa mo sa words of God,
kung paano ka niligtas ng Diyos. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Kaya ang purpose ng buhay mo, para sa buhay na walang hanggan, para ka sa langit. Ang problema, may proseso kasi nga papunta tayo sa impyerno dahil makasalanan tayo. Kaya ang condition lang ng Panginoong Jesus, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Paano mabuborn again? Sa Friday, ituturo ko po. Pero bakit ako nagtuturo ngayon? Binubungkal natin ang puso mo para maging ready. Okay? May proseso po. Sabi po ni Mark Twain, there are two important dates in your life. The day you are born and the day you find out why. Sa Bible seminar na ito, malalaman nyo bakit tayo nabubuhay. Sinabi ko na po, binibigyan kayo ng chance ng Diyos, may buhay pa kayo, hindi para magpayaman. Hindi para kung ano-anong gawin ninyo, para kayo maborn again. Kasi sabi niya, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Okay? Kaya yan po yung ating purpose ng buhay. Tanong ko, gusto niyo bang maborn again? Maligtas? Parang ayaw niyo? Kung ayaw niyong maborn again, pagsisisihan mo to kapag nasa impyerno ka na, wala nang chance. Kaya uulitin ko po, gusto niyo bang maborn again? Yes, of course. Kaya makinig po kayong mabuti. Yan ang purpose ng ating buhay. Lastly, bago tayo mag-iwahiwalay, patutunayan ko po na pagkatapos ng kamatayan, may susunod. Kaya nga talagang may langit at may impyerno. Pag-usapan natin about the Spirit. Meron ba talagang Espiritu? Yes. Zacarias 12:1. Kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Oh, sa loob natin may Espiritu. Yan ang pinakamahalaga. Ang katawan natin ay parang box lang po, pambalot. Parang mayroon pong regalo, sa loob may diamond ring. Anong mas mahalaga? Yung karton o pinambalot o yung diamond ring? Yung diamond ring. Ang katawan natin ay para lamang pong pambalot. Yung nasa loob, yun ang espiritu natin. Tayo ay binubuo ng tatlong bagay. Meron tayong body, soul, and spirit. May pangangailangan ng bawat parting yan. Sa 1 Thessalonians 5.23, ito po yung verse na nagsasabi, ang tao may espiritu, may kaluluwa, at may katawan. May pangangailangan ng tatlong bagay na yan. Our body, napapagod tayo, may gana tayong kumain, may flesh desire. At kapag napunan yan, okay na tayo. Halimbawa, pagod na kayo, mamaya, pag-uwi nyo, pag nakatulog na kayo, okay uli. Pag nagutom, nakakain, okay uli. Tama? Meron din pong body ang mga hayop. Ang mga hayop, kapag nakakain sila, okay na sila. Maya-maya tulog na po yan. Soul. Dahil po sa soul natin, meron tayong knowledge, emotion, and will. Ipapaliwanag ko po. Dahil may kaluluwa tayo, ito ang function niya. Knowledge, alam ko po, tubig ito. Emotion ko, medyo tuyo na ang aking lalamunan. Ano yung will ko, kalooban ko, iinumin ko po ito. Masarap. Salamat po sa nagbigay. Yun po yun. Then may spirit tayo, ito ang pinakamahalaga. John 4:24, God is Spirit. Mahalaga tayo sa Diyos dahil may Spirit po tayo. At dahil may Spirit tayo, relihiyoso tayo, natural tayong naghahanap. Gusto natin mabuhay magpakailanman. Pati nung bata po ako, isip ko, sana mabuhay ako magpakailanman. Lahat tayo may wish at takot tayong mamatay. Dahil may Spirit po tayo, yun ang hinahanap niya, spiritual na bagay. Masisiyan ka lang sa mga spiritual na bagay. Kapag nakilala mo na ang Diyos at naligtas ka, doon ka lang masisiyahan. Kaya isa-isahin po natin, meron bang spirit talaga? Okay? Hebrews chapter 9 verse 27, kapag namatay tayo, ang spirit natin haharap sa Diyos. Basahin po ninyo, 3, 2, 1. Pag mamatay ka, minsan lang daw, haharap ka kaagad sa Diyos. Kaya huwag po kayong maniwala pag namatay daw ang tao, ipagpipray. Wala nang silbi. Kaya ngayon, ang mahalaga, habang buhay ka, bago mangyari yung kamatayan, bago ka humarap sa Diyos, kailangan maligtas ka muna. Okay? Ngayon, ano ba ang kamatayan? Mahalagang tanong.
Maraming tao, ito ang isip lang nila. Pastor, kapag namatay ako, tapos na, wala na. Kaya nga, patay na. Mali. Biblia ang sundin natin. Ang kamatayan, hindi po katapusan ng lahat. Actually, ang kamatayan, umpisa lang ng dalawang bagay. Buhay na walang hanggan sa langit at buhay na walang hanggan sa impyerno. Imagine nyo ang buhay natin sa lupa maikli lang. Sabi kanina, pwede 70 or 80. Ang susunod, forever, walang hanggan. Kaya mahalaga makapag-prepare na kayo ngayon. Ito po ang kamatayan sa Biblia. Santiago 2:26, ang katawan na walang spirito ay patay. Separation po. Sa Biblia, kapag sinabi nating death, hindi po extinction, hindi po yung maglalaho, hindi. Sa Biblia, kapag sinabing death, separation. Yan po ang ibig sabihin ng kamatayan sa Biblia. Kasi ang natural na mentality natin, kapag namatay, tapos na, wala na, mali po. Separation lamang. Dalawa po ang death sa Biblia. Ang una, separate death ng katawan. Ito po yun, physical death, separation ng katawan at ng spirito. Yung pangalawang death sa Biblia, spiritual death, ano po yun? Yun po yung separation mula sa Diyos. Ano po ang lugar na wala ang Diyos? Impyerno. Kaya nga, ang unang kamatayan nito, physical death, separation lamang ng katawan at ng spirito. Ang katawan, babalik yan sa alabok. Ang spirito, haharap sa Diyos. Mahalaga po ito. Marami ng tao nakaranas po ng near-death experience. Namatay sila ng ilang minuto, iisa po. May isa pong author, si Raymond Moody, pumunta siya sa iba't ibang panig ng mundo para mag-interview ng mga taong nakaranas ng ilang minutong namatay. Sa kanyang experience at sa kanyang interview, iisa ang sinasabi nila. May nakita akong maliwanag na bagay, naglakbay ako, and then nakita ko yung katawan ko. And then na-revive, nabuhay uli. Totoo po, even me, mayroon po akong tiyo na nakaranas ng near-death experience. Hindi pa ako nakakapag-Bible seminar, kwento na yun ng mga ng tatay ko, ng mga kamag-anak namin, na nagkaroon siya ng near-death experience, at kung ano po yung interview dito, ganun din po yung kinwento niya sa akin. Kaya ako po, alam ko po ito, at ito po, ipapakita ko isang video, isang babae na since birth, bulag po siya. Kailan daw siya unang nakakita? Nung araw na namatay siya. Kasi, na-accidente po siya, pero na-revive siya. Namatay siya ng ilang minuto, pero na-revive siya. And then, nung in-interview, ito po ang kanyang testimony. Panoorin po natin para maniwala kayo, may susunod. Kapag namatay ka, hindi yan katapusan ng lahat. Ito ang kwento ni Vicky Norato, isang bulang since birth at nagpatotoo na una niyang naranasang makakita noong araw na namatay siya. Sa tanang buhay ko, hindi kailanman ako nakakita. Walang liwanag, walang anino, walang kulay, walang-wala talaga. May mga taong nagtatanong sa akin kung itim ba ang nakikita ko. Pero talagang wala akong nakikita. Ang meron lang ako ay panlasa, pandama, pangaboy, at pandinig. Wala pa akong nakikitang kahit anuman. Noong ako ay 20 taong gulang, nadamay ako sa isang car accident dahil sa isang lasing na driver. Ang sumunod kong naranasan ay talagang kakaiba. Nasa ospital na ako at ako ay nakalutang at pinagmamasdan ko ang mga doktor at nurse na may nire-revive na isang babae. Natakot ako kasi yun yung unang pagkakataon na nakakita ako. Sobrang takot at pagkabigla nung tinignan kong mabuti yung babae na pilit na nire-revive ng doktor, nakita ko yung wedding ring sa kamay niya. Nakita ko ang buhok niya. Kaya sinabi ko sa sarili ko, ito ba ang katawan ko? Patay na ba ako? Ano kaya ito? Narinig ko sa pag-uusap nila, hindi na natin siya kayang isalba, hindi na natin siya kayang isalba.
Talagang ginagawa nilang lahat ang makakaya nila sa babaeng pasyente at alam kong katawan ko iyon. Alam kong ako yun at talagang nakahiwalay ako sa katawan ko at nakalutang ako. At bigla, tumagos ako sa bubong at napakaganda ng pakiramdam na parang nakalutang ako sa alapaap. Bigla akong narinig ang isang ugong ng simoy ng hangin at nakita ko ang isang bagay na napakaliwanag. Ngayon ko lang narinig ang tunog na iyon at ngayon lang ako nakakita ng liwanag na gaya nun. Sa tuwing isinasalaysay ko ito, naiiyak ako at gusto kong sabihin sa inyo kung ano yung naranasan ko. Yung tunog, yung liwanag, at yung pakiramdam na nakalutang ka sa alapaap. Ngunit biglang may naramdaman akong sakit at parang bumalik ako ulit sa katawan ko. Hinang-hina. Subalit, alam ko nakabalik ako. Nalaman ko na lang sa doktor na 4 na minuto na pala akong patay. Subalit, nagawa nilang i-revive ako. Ito yung kwento ng aking near-death experience. Yes po. Marami nang nakaranas. Kaya totoo po, mayroon pong susunod. Meron tayong espiritu, mabubuhay yun magpakailanman, dalawa lang po, langit o impyerno. Kasi sabi sa Ecclesiastes 12:7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Okay? Pinag-aralan po around 1950s, na-discovery po, exactly the same, yung element ng alabok at yung katawan ng tao. Pareho lang. Kaya yung katawan nyo, babalik yan sa alabok, pero yung espiritu natin, haharap yan sa Diyos. Okay? Kaya meron pong eternal life. Dalawa lang pero, langit o impyerno. Kayo po ang mamili. Of course, lahat tayo gusto natin sa langit. Kitapusin nyo po ang Bible seminar. Mahalagang tanong, where will you spend your eternity? Saan nyo gugugulin ang buhay na walang hanggan? Sana po huwag sa impyerno. Kaya kailangan nyo pong maligtas. Sabi sa Amos 4:12, prepare to meet your God. Ano ang magandang preparation? Tapusin nyo po ang Bible seminar. Hindi po ito biro. Kaya nakikiusap po ako, kahit busy po kayo, bigyan nyo po ng time, 5 araw lamang po ito. Kaya ito po ang timeline ng ating pag-aaralan bago tayo magtapos. 5 araw po ito, tapos na tayo sa session number 1. Mga tanong tungkol sa Diyos, Biblia, buhay at Espiritu, may answer po ang Biblia, ipinaliwanag ko po. Bukas, pag-aaralan natin ang kasaysayan ng tao, alinsunod sa plano ng Diyos. Sa Miyerkules, pag-aaralan natin ang Israel, at yung mga nangyayari ngayon, nasa last days na po tayo. Sa Webes, pag-aaralan natin ang kasalanan at paghukom. At sa Biyernes, ipapangaral ko po ang magandang balita para po sa inyong kaligtasan. I hope, wag po kayong tatalon-talon. Baka pumunta ka ngayon, sa Miyerkules na lang ako. And then sa Biyernes na lang, hindi mo po maiintindihan. Ito po ay parang gaya ni Cardo, series din po. Si Cardo, ginabi-gabi nyo noon. Ito mas mahalaga. Naintindihan nyo, ito ay patungkol sa Diyos. Kung may isang topic kayong hindi napanood, mahirap nang maunawaan. Kaya sana po, tapusin po ninyo. To be continued. Babalik po ba kayo bukas? Promise po? Kada nagba-Bible seminar po ako, tinatanong ko yan, chine-check ko po yung word of honor ng mga tao. Sa tingin ko, ang mga taga Quezon City, may word of honor. Kaya bago tayo mag-pray, titignan ko muna yung mga mukha nyo. Kasi tatandaan ko, sabi nyo, babalik kayo bukas. Balik po kayo. Mahalaga po ito. Marami pong salamat for listening. Session number 1 is done. Kita-kita po tayo bukas. Bago tayo mag-iwahiwalay, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan po, Panginoon. Salamat po. Tunay po na napakabuti po ninyo dahil pinagtsatsagaan nyo po kami na turuan, gabayan, para po sa Bible seminar na ito. Patuloy ko pong dinadalangin, Panginoon, na gabayan nyo po ang mga nakikinig. Sa kanilang pag-uwi, Panginoon, ingatan nyo po sila. At nawa bukas, hatakin nyo po ang kanilang mga paa upang patuloy po nilang pakinggan ang words of God na ipapangaral po sa kanila. Dalangin ko rin po, Panginoon, na kayo po ang kumilos
sa buong linggong ito ng Bible Seminar at umaasa po kami na kayo po ang aakay sa mga nakikinig sa pagsisisi hanggang sa sila po ay maligtas. Sa ngayon, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang lahat mula po sa simula hanggang sa matapos ang buong Bible Seminar na ito. Muli po, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Marami pong salamat. Ingat po kayong lahat.